na wala ng sounds. Sabi ni Arnie, apply konti at ko lang. Hindi ko kalahit sobrang konti. Anyway, malapakan naman natin si Arnie. I know, may napwento yung background mo. Kasi the first time I met him, dati po siyang staff ng Royal. Alam, staff siya ng Royal nung doon sa dating office. Eh, siguro sa kaka-attend po, nakaka-attend ng seminar, na bago ang pananaw sa buhay, na baliw. So, nag-resign sa Royal sa staff ng Royal at nag-full-time ngayong Royalista. Palapakan natin si Arnie. So, anyway, good evening sa inyo lahat. Good evening! Yeah, good evening! Good evening! Ayan. Pwede makita ko sa inyo mga first time, tapos pa mga kamay. First time. Come on. Alright. Pwede ba palapakan naman natin yung mga first time? Okay, sa mga first time na nandito ngayon, I won't be taking too much of your time, okay? Ito po, hinihili ko lamang sa inyo, ay mga 30 minutes to 45 minutes na wala kakurap-kurap na atensyon. Kasi hindi naman kayo sinama ng mga kaibigan nyo for nothing at all. Di ba? Hindi ko alam kung sinabi ng mga kaibigan nyo para ho mahigayat kayong pumunta ngayong gabi at makinig ng aking presentation. But nevertheless, ladies and gentlemen, I'm sure yung mga nag-invite sa inyo, kaibigan nyo naman, hindi ba? Kaibigan, kamang-anak, meron ba rito nag-invite sa kanya, kaaway niya? Wala. So, doon pala, kahit paano, nandun yung tiwala na hindi ka naman siguro isasama ng taong yan kung alam niya ikakapahamak mo, hindi ba? Now, ladies and gentlemen, the reason bakit ko ito sinabi sa inyo, it's because once upon a time, about 6 and a half years ago, I was also once a first-timer. So, naisama lang din ako, nabitbit lang ako, nang katulad ninyo, I had totally no idea kung ano po ba yung pupuntahan kong seminar. At that time po, mga kaibigan, I was very much employed. So, yung mga tao dito nagtatrabaho, meron kayo ibang pinagkakabalahan, hindi nyo kailangan po iwanan ng trabaho ninyo at full-time ito kaagad. Because you can do this actually on a part-time basis and it doesn't really require you a lot of time. Let's face it, mga kaibigan, lahat ng presyo tumataas. Ang bilihin tumataas, hindi ba? Ang hindi lang tumataas yung sweldo. Ang masakit, tumaas man yung income, it follows ang gastos, tumataas pa rin. Tama, mali? Kaya di ba napansin nyo, kahit tumataas ang sweldo ng tao, palaging hindi sapat. Laging hindi sapat, laging kulang. Kasi tumataas ang gastos. Now, mga kaibigan, sinasabi ko lamang sa inyo, hindi masama magkaroon ng extra income. Hindi ko sinasabing sisantihin ninyo ang mga amo ninyo. Ang sinasabi ko lang po, you can do this on a part-time basis. Why? Because ladies and gentlemen, about 6 and a half years ago, may kwento ko lang muna sa inyo kung paano po ako napasok dito sa Royal. Dati po, I was very much employed. I was connected with a multinational real estate company and I was an executive property consultant. Modesty aside, at that time po, I was being promoted as the sales director of the company. Though maganda lang po pakinggan yung posisyon, pero puro dating walang datong. Diba? Walang pinagkaiba sa mga manager na puro journal, walang money. Eh syempre, mga kaibigan, aanin ko naman yung posisyon, yung title, yung recognition. Hindi mo naman pwede pambili ng pagkain, hindi mo naman pwede pambili ng gamot sa magulang mo. Eh ako po ang breadwinner sa amin. Kaya meron din ako pinaghuhugutan. Naniniwala ako, ang tao, bigyan mo ng isang matinding dahilan, kahit imposible, nagiging posible. Tama, mali? Well, one of my compelling reason, bakit po ako nagtatrabaho at nagsusumigasig, it's because for my family. Wala pa ako sarili pamilya, pero manapit na, malapit na. Pero, dali lang, yes or no? O, hindi love life ko ang topic dito. Hindi, pero syempre for my family, kasi parents ko po, parehas na may sakit. Syempre, hindi lang kailangan kumita lang ng sapat kung hindi higit pa sa sapat. Kaya lahat ng pwede pagkakitaan, basta't moral, ethical, legal, basta disente, abay, pinapasok ko po. Lahat ng pwedeng ibenta, wag lang puri binibenta ko. Kaya alam nyo, nung in-offer sa akin ito, tatlong bagay lang ang tinanong ko sa kaibigan ko bago ako nahikayat sumama sa kanya. Unang tanong ko sa kanya, pag ako sumama sa'yo at nakinig ng seminar na yan, may babayaran ba ako? Siguro ganun din ang tanong niya, di ba? Kasi may mga seminars na paglabas mo, parang kang hinuhold up eh. So ako, I made it clear, may bayad ba? Sabi niya, that's walang bayad, libre lang. Makikinig ka lang, you don't have to pay anything, you just have to pay attention. Pangalawa tanong ko sa kanya, pag ba nagustuhan ko, pwedeng i-part-time? Kasi wala po akong plano mag-resign sa trabaho ko. Because at that time, I felt, yung trabaho ko was my security. Hindi ba? Kasi na, yun na doon ako kumikita, sanay na po ako doon. Ang iniisip ko lang ng panahon po na yun was just to augment my income. Pampadagdag lang po ng kita. So sabi niya, Ras, pwede mo itong i-part-time. Pag pumunta ka sa opisina, sa Quezon City, doon kasi yung head office, makikita mo marami nagpa-part-time doon and yun kumikita talaga.
My third question was, kung sakali bang hindi ko nagustuhan, walang pilitan, wala bang commitment, walang expectation. Sabi niya sa akin, Rax, walang pilitan. Makinig ka lang, mga 1 hour lang, pag nagustuhan mo, pagtulungan natin. Pag hindi, okay lang, magkaibigan pa rin tayo. So mga kaibigan, sa mga nandito na mga first time, yun din gusto ko sabihin sa inyo. Wala po itong expectation. Sinama kayo ng kaibigan nyo, hindi naman, kayo pa rin ang magdi-decision bandang huli. Ang hihili ko lang sa inyo is, please compare your mind to a parachute. Because a parachute is best used when it is open. Alam mo kahit gano'ng kaganda pag-usapan natin ngayong gabi, kung sarado ko ang isip ninyo at humusgahan nyo agad itong pag-uusapan natin, hindi nyo makikita yung ganda ng sinasabi ko. Otherwise, to tell you honestly, kung pakikinggan nyo po ito mabuti, wala akong makitang dahilan para tanggihan yung ganitong klaseng pagkakakitaan. Sino ba taong ayaw kumita ng pera? Tama, mali? Tama. Sino ba taong ayaw yumaman? Siyempre, kahit papano, di ba? I believe that you know we all deserve to have a good life. Amen. Yes. Amen. Kaysa di masama mangarap, kasi ako talaga I'm very ambitious. At ay naniniwala po ako that God Himself wants us to be prosperous. God Himself wants us to have an abundant life. Kaya ako kahit hindi nagaling sa mayamang pamilya, mayaman po ako sa pangarap. Naniniwala kasi ako na pinakamahirap na tao sa mundo, hindi yung taong walang pera, kundi yung taong walang pangarap. Diba? Kasi libre lang yan. Ang hindi ko maintindihan sa iba, libre ng mangarap, nagtitipid pa. So, huwag niyo tipirin. Kasi libre yan eh, diba? Mangarap ka na lang ng sasakyan, tricycle na second hand pa. Abay, wala po masama doon, kaya lang sa pangarap pa lang, upuhin ka na, hindi ba? So, kaya, yung mapangarap, may talagang gusto mo, kasi ask and you shall receive eh. Kung ano hiningi mo, hindi ibibigay sa'yo. Tama, mali? Tama. Alam mo bakit ito sinasabi sa inyo? Kasi mga kaibigan, ako po, nung na-introduce sa akin itong business na to, nung gabi hindi ako makatulog. Siguro, dahil naisip ko lang, akala ko po, pagka-graduate, ganun kadali yung pagkita ng pera. Akala ko, pag nakagraduate ka, nagaling ka sa magandang skulahan, nagtrabaho ka sa magandang kumpanya, akala ko yun na yun. Pero sa panahon ngayon, it doesn't guarantee your success, hindi ba? Kasi nakatapos nga ako, maganda yung skwela pinanggalingan ko, maganda yung kumpanya na pasukan ko, pero it doesn't mean maganda ang trabaho, it follows maganda ang income. Tama, mali? You know, I just realized, I was so busy working for other people. And I was so busy making other people rich. Yung oras ko, naubos payamanin yung bus ko, naubos payamanin yung kumpanya pinagtatrabahuan ko. Ilang taon ako nagtrabaho, wala akong ipon, wala akong naipundar. Kaya nung nakita ko itong Royal, nung una subok-subok lang po. Now, to cut it short, eventually, naging full-time na nga ako. Now, I've been with the business for more than 6 years already. Kung tatanungin niyo po ako ano ba ang napala ko sa loob po ng mahigit 6 na taon, siguro mga kaibigan, I don't have to say it in figures anymore. Pero kung iko-compute ko po yung kinita ko rito sa loob ng 6 na taon, siguro po kung tinuloy ko yung dati kong trabaho sa dati kong kumpanya, you know, I might be working kahit na more than 6 years para kitain ko yung kinita ko dito sa loob lang ng 6 na taon. Alam niyo yung pera na ibabalik yan, yung kinikita na babawi yan. Tama, mali? Pero yung panahon na nagdaan, yun yung bagay na hindi mo na pwedeng ibalik. Right? No, one thing na natutunan ko sa negosyo to, yung tatrabaho na iba na 10 taon sa labas, sa loob na 1 taon, pwede mo makuha. Now guys, are you all excited? Yes! Are you all excited? Yes! Okay, now, yung gabi po, tatlong bagay lang ang pag-usapan natin. Pera, salapi at kwarta lang. Okay lang ba yun? Yes. Okay lang? Now yung gabi tayo muna ay magmukha? Pera. Negosyante. Siyempre, negosyo. Agad-agad pera na. Because if we talk about business, it means we talk about money. Now, I know you and I believe na ang pera po ay nasa pagninegosyo. Diba? Hindi naman masama ang employment because once upon a time, I was also an employee. Ang parents ko po, pinalaki kami sa pagiging empleyado. Nakakilala ang magulang ko sa mental hospital. Hindi po sila mga pasyente doon. Med-tech sila for 20 years. Awan ang Diyos sa lupo ng 20 taon, hindi ko naman sa minamaliit, pero wala kami naipundar na bahay. Ang naipundar lang namin, isang 1970 model na Toyota Corona. Tumutunog lahat pero busina. 20 years yan. Kaya na-realize ko, you know, there's nothing wrong with employment. But doing it for the rest of your life is wrong. I strongly believe that, you know, employment should only be done temporarily. Mapa-Pilipinas o mapa-abroad, pag-empleyado ka, let's face it, ang bagay na asin. So, sooner or later tayo magninegosyo pa rin, hindi ba? So, na-realize ko, I have to run my own business. Now, ladies and gentlemen, bakit alam nating lahat na may pera sa negosyo, pero bihira ang nagninegosyo? Number one, kasi bihira ang may kapital sa negosyo. Tama, mali? Merong bihira yung may pang-kapital. Because alam naman natin that you know money begets money. You want to earn millions, then you have to invest in millions. Ano bang prinsipyo sa puhunan? Malaki puhunan, malaki ang kita. Maliit ang puhunan, maliit ang kita. Walang puhunan,
walang kita. Kaya kahit gusto mo manegosyo, kung 50 mil lang naman yung pera mo, na ipakakapital sa negosyo, ano negosyo maitayo mo sa 50,000 pesos? Siguro madali na po, kahit papano, sari-sari store, hindi ba? Pero magkano lang ang tubo doon? Papiso-piso, 2 piso, utangan ka pa. Ang masakit, ikaw na inutangan, ikaw pa na hiyang maningil. Tama, mali? Tama. Okay, lang, hindi rin daw sapat na ang tao may pera lang, pwede na magnegosyo. You know why? Ako may mga kamag-anak ako na kapag abroad po, nakaipon na sapat na puhunan para magnegosyo sa Pinas. Pero awa ng Diyos po, kahit pala ang tao may pera na, kung wala rin alam sa pagnenegosyo, hindi ganun kadaling pumasok. Agree? Hindi ka pwede basta magtayo ng restaurant, hindi ka marunong magluto. Magtayo ng parlor, hindi ka marunong manggupit. Kasi kung lahat ng yan, iaasa mo sa ibang tao, doon pala pwede bumagsak ang negosyo mo. Tama, mali? So marami sa atin, hindi nakapag-negosyo dahil kulang sa kaalaman. Tama? At nila naman sa mga Pinoy talaga ang natrain mag-business. Alam mo naman tayo, we were brought up sometimes, most of the times, to be a good employee. Agree? Yes. Tama? Pangatlo, diba, sabi nga nila, kailangan daw ang pag-negosyo parang sugal. Dapat matibay ang dibdib mo at malakas ang loob mo. Because whether you like it or not, in business, you're going to face a lot of risk. O yung tinatawag po na pagkalugi. Now, do you believe with me when I say that the bigger the capital, the bigger the risk? Mas malaki nilabas mo, mas delikado, marami kang binabawi. Hindi ba? So yun po yung ilan sa mga dahilan. Bakit kahit alam natin na mayroong pera sa pagninegosyo, okay, pero natatakot tayong pumasok sa business. Kasi hindi mo para isugal yung kabutong pera mo sa isang bagay na hindi ka rin sigurado. Kami ng kapatid ko dati, nagnegosyo po kami kasi profits namin Nueva Ecija. Kahit hindi ka interesado sa talambuhay ko, kinukwento ko po. Ang province ko, Nueva Ecija. Tapos, I grew up in Pampanga, nag-aaral ako sa Manila. Tapos doon na po ako nagtrabaho. Kasi nga, feeling ko walang opportunity sa province. Nagtsubo kami magtayo ng negosyo ng kapatid ko. Sister ko kasi sa licensed pharmacist. So meron po kami dating maliit na butika sa Nueva Ecija. Awa ng Diyos, tumagal po yun na mahigit mga 2 taon. But after 2 years, wala din. Alam niyo kung bakit? Kasi nakita namin, meron pong tinatayo sa tabi namin. Alam niyo kung ano yun? Mercury drug. Diba, hindi na nahiya, dumikit pa sa amin. After 7 months, alam mo kung anong tinado? Mansion drug. Kaya yung butika namin, naging butiki na lang. Kasi, syempre, yung mga customer namin na sa amin dati bumibili, saan na pumupunta? Sa Mercury, sa Mansion. Sila kasi mas malaki. Sila kasi mas kumpleto, mas kilala. How can we compete with Mercury drug? How can we compete with Mansion drug? Sa panuran, kung ninegosyo ka ng mga damit, magsha-shopping ka sa Bangko, sa Hong Kong, ang daming malls na yun eh. May Harbor Point, may SM. Sa tingin mo, saan papasok ang tao? Syempre sa mall. Kasi sa mall, one-stop shop na aircon pa. Now, how can you compete with Ayala? How can you compete with Henry C? In other words, mga kaibigan, if you will just be a small-scale entrepreneur, 300,000, 400,000 pesos lang last money mo, ininegosyo mo pa, mahirap sumabay sa mga big-time na negosyante. Established na yan eh. Agree? So that is just few of the reasons bakit marami sa atin mas feeling natin security ang employment. Kasi sa employment, at least walang lugi. Akin si Atrenta, sumasahod. Hindi man ako yumaman, okay lang yung importante, meron akong inaasahan. But ladies and gentlemen, don't you notice, ilang empleyado ang kilala mo bago pa ang sweldo, wala ng pera. Siyempre, pag nag-apply ka ng trabaho, hindi mo agad-agad, may sweldo na yan eh. On the first day to the 14th day, gumagastos ka. Now, mga kaibigan, siyempre, bago dumating ang sahod, wala ng pera. Anong gagawin mo para sumadsad sa akinse? Utang, hindi ba? Ipapangako mo yung sweldo darating sa akinse. Kaya pag dumating ang sahod, dadaan lang sa palad mo, pupunta sa lahat ng bayarin. Kaya bago dumating yung susunod na sahod, sa Atrenta, wala ng pera. Kaya anong gagawin? Utang uli. Ipapangako yung sweldo darating sa Atrenta. Siyempre, mas malakas ang loob mo umutang ngayon kasi may inaasahan ka. Kaya good news, mga kaibigan, hindi ba? It became a cycle for how many years already? Tama? Ilan empleyado na ang kilala mo, sabihin mo, ilang taon ka na nagtatrabaho, 10 taon? May naipon ka na ba? Wala. Okay, meron. Ano yun? Utang. Tama, mali? Kaya hindi ba nauso yung mga London boys and London girls? Loan dito, loan doon. Pati ATM sinasanla. May barkada ako ha, ito, hindi ko naman, syempre, hindi ko naman mabanggit yung pangalan niya. Nagtatrabaho siya sa call center. I'm nothing against call center ha. 10 years siya nagtatrabaho doon, bago siya napunta sa Royal. Hindi exacto inaamin. Inaamin lang niya na nag-join na siya. Sa 10 taon niya sa call center, 9 taon nakasanla ATM. Alam mo yun, sabi ko, grabe, di ba? Para bang tabaho ka trabaho, at the end of the day, wala ka pa rin ipon, wala ka pa rin, may utang ka pa rin. Yung kapitbahay mo, wala ding ipon. Yung kapitbahay mo, may utang din. Pero okay lang, hindi naman siya nagtatrabaho. Tama, mali. Eh, kausipag-sipag mo, pero
ang legal. Tama! O kaya, in short, maging tambay na lang. Okay. In short, maging tambay ka na. Parehas lang kayong may utak, parehas kayong may ipon, walang ipon. Pero yung isa, hindi na mapagod, ikaw pagod na pagod. Wala ka pa noon sa sarili mo, sa pamilya mo. Pero so matutal yung resulta yung parehas, parehas na parehas lang. Now, what is my point, mga kaibigan? It doesn't mean a person is busy papunta sa pagyaman. Hindi porque may ginagawa ka, ibig sabihin, okay na yan. Tama mali? Okay, di ba working hard is different from working smart? Ibig sabihin, yung ginagawa mo pala ngayon, you have to ask yourself, ito ba ginagawa ko, papunta kaya ito sa pagyaman? Kasi if you always do what you've always done, you will always get what you've always gotten. You know, even Albert Einstein defined what is insanity. Ano daw ibig sabihin ng kabaliwan? Insanity means doing things over and over and over and over again and expecting different result. Ginagawa mo isang bagay na paulit-ulit, paulit-ulit at naghahangad ka ng pagbabago. In short, mga kaibigan, kung wala kang binabago sa nakaugalian mong ginagawa, huwag kang mag-expect ng pagbabago sa resulta. Did you get my point? Yes. Simple lang, mga kaibigan. Ito ipapakita ko ngayon sa inyo. You know, it's either you take this or leave this. Pero ang gusto ko sabihin, probably, this might be the change na hinahanap nyo for so long. You know, this might be an answered prayer already. All you just have to do is absorb everything that I say, pakinggan nyo mabuti, dahil malamay po kung paano ko tinulungan na negosyo to, matulungan din kayo. Diba? Salamat po sa nakabibingin yung palakot. Opposite na negosyo na kaugalian natin. Dito, hindi nyo kailangan ng malaking puhunan para kumita ng malaki. Although I have to be honest, may kaunting kapital. Diba? Ngayon, pangalawa po, hindi kailangan ng experience. Dito, napapag-aralan lahat ng bagay na tututunan. At wala po itong lugi. Nakanya? Yes. Alright, now, are you all excited? Yes! Okay, na mga kaibigan, let me give you first the profile of the company. For those of you who have never heard about this company, ang Royal Business Club po, by the way, okay, yan pala, mga dreams, oh. Okay, yan. Ang Royal Business Club po, ladies and gentlemen, has been in the industry for about 7 years already. Almost 7 years. Ayan. Sige. Okay. Ayun. Yung mga sinabi ko. Ayan. Ayan. Ang Royal Business Club po has been in the industry since 2006 po. So, nag-originate po ito sa Quezon City. It's a 100% pure Filipino-owned company. So, I think it's about time na magiging proud ka na, Pinoy ka, puro Pilipino po. Okay? Ang maganda doon, for about 7 years po, it's a debt-free, no-lawsuit company. Walang masamang record, kahit na-research nyo po yan. 2006 up to present, mga kaibigan, this coming June 23, we are going to celebrate our 7th year anniversary po sa Mall of Asia. So it's our 7 years of celebration, victory for Royal Business Club. Now ladies and gentlemen, of course, the vision and mission ng kumpanya, to be the leader in providing top quality health, wellness, and beauty products as well as, my God, enterprise worldwide. So worldwide po siya. So ang company po, even it's a local company, but the vision is to expand international. Okay? Now ladies and gentlemen, you have the legal documents needed for this company to operate. Okay. Now Royal po is a proud member of Philippine Marketing Association, Phil Export, and Philippine Chamber of Commerce and Industry. Okay? Now, ito pong building na to, mga kaibigan, actually, ayan, nawala agad. Ay, ano ba yan? Ayan, yun, ano bilhin? Nakita nyo naman yun, di ba? Hayaan nyo na lang, bilhin na nyo ulit ko, ha? Okay, ayan, ayan, ayan. Yung building na yan, yan, yung building na yan, that will be the permanent headquarters of Royal Business Club. Nalilipatan na po natin last quarter of this year. Palapakan naman natin yun. Right now, you will ask me, saan ang office ng Royal? Yung head office talaga, that's in Quezon City po, along Quezon Ave. Temporary po, nandun siya sa tabi ng Kenny Rogers, 3 floors so inoccupy ng Royal. Pero sa sobrang paglaki po ng Royal, the company decided to buy a lot, pinatayuan po ng building with over 8,000 square meters. Alam niyo yung building na yan, for me, it's not just an ordinary building, but it also symbolizes the stability of the company. 5-story yan, tapos 8,000 square meters. Palapakan naman po natin. So, pangalan ng building na yan is Royal Tower. Nakanya? Na mga kaibigan, ang Royal Business
Club po has been in the Philippines and existing in different key cities nationwide. Luzon, Visayas, and Mindanao. So, nag-grow na po yan, nagkaroon ng different product centers nationwide. Dito po sa Olongga po, ito po yung branch natin. Ako, ano, palakpakan naman natin. We make things easier and convenient for you. Actually, meron din po tayo yan sa Lawag, Santiago, Baguio, Dagupan. Meron na rin sa Calamba, Laguna. Ayan, meron din sa Batangas City. And we will work out na rin po yung branch natin sa Alabang, Muntinlupa. Palakpakan naman natin. Alam niyo mga kaibigan kung anong malupit doon? Nalibutan ko na po halos lahat ng branches ng Royal nationwide. At napakaganda talaga ng mga branches po ng Royal. Lalo na pag nakita niyo pa yung ibang branch, ito ang Olongga po, maliit lang yung branch dito ngayon eh. Pero I think nag-iisip na rin mag-transfer to a much bigger office. Okay, palakpakan naman natin. If you can see the office in Angeles City, three-story yan, Baguio, ang lalaki talaga ng branch natin. Alam mo yun, para isipin niyo po, provincial branch pa lang ng Royal, head office na ng ibang kumpanya. Ganun ka big time ang Royal. Palakpakan naman natin. And by the way, we have different branches na rin po in other countries. Right now po, we have an existing branch sa Dubai. Nakapunta na po ako ng branch natin sa Dubai. Sobrang ganda ng office natin sa Dubai. And also sa Taiwan po, may branch din tayo sa Taipei. And this coming June 15, it's official, maglo-launch na rin po ang ating branch sa Singapore. Palakpakan niya! Alam niyo, Singapore, what's next? Isusunod po ang London, United Kingdom. So, one and only, and that will be a gateway through other European countries. So guys, gusto ko sabihin sa inyo, Philippines is just a very small portion of the whole market of Royal. Kung makikita nyo ang plano ng kumpanya to expand international, makikita nyo kung gano'ng ka-big time ang kumpanya nito. Okay? Alright, now ladies and gentlemen, ayan, ang chairman po or the founder is Mr. Ricardo S. Castañeda, who is a financial analyst by profession. Actually po, mga kaibigan, he's very famous po especially in the Quezon City area kasi marami siyang mga convenience stores doon at saka mga resto businesses. Now, para po mas makilala niyo siya, he is the owner of the very famous Punchline, Laughline, and Metro Comedy Bar. Kung saan nagpa-perform dati sila Vice Ganda, di ba? Yung pinakasikat na mga comedy bars. Siya po yung may-ari noon. Now, ang ginawa po niya, kinuha niya si Mr. This is a partnership of Chair of President Jul Luis Alan Olasco. Who's very young and very successful po and very famous in this kind of industry. Okay? Now, mga kaibigan, sila yung may-ari po ng kumpanya ng Royal Business Club. Later on, mamimit nyo rin po. Kasi maharap po talaga sila mga Two years ago po, na-feature as a business star. And nandyan po yung mga top earners. And of the top leaders of the land even gave a special message po for Royal. Pati po sila, Herbert Bautista, Congressman Sonny Belmonte, Senate President Juan Ponce Enrile, Vice President Checho Marbinay, and also ex-President Benigno Aquino III. Since yung mga products natin are Filipino products, and export natin sa ibang bansa, somehow we're also helping the economy. Alam mo, panahon na para maging patriotic na rin tayo. Kasi yung China nga, kaya nag-up talaga yung kanilang economy. Kasi they patronize their own products eh, di ba? Eh kung maganda naman yung produkto mo, bakit hindi mo ipatronize yan? Tama, mali? Okay, now ladies and gentlemen, ayan. Ayan, and also this is also a campaign for Filipinos na it's about time tayo maging utak negosyante. Di ba? Kasi kadalasan ang ginagawa, nagtatayo po ng negosyo dito sa Pilipinas, ibang lahi, ang kinukuhang empleyado, mga Pilipino. Di ba? So ang ginagawa natin, pinapayaman natin yung ibang tao. So it's about time tayo din po, matutong payamanin yung mga sarili natin. Tama, mali? Tama. Okay? Tama, kaibigan. Okay, let's go to business. Ano bang business ng Royal? Ang business po ng Royal is concentrated on the wellness products. Okay? Lahat ng mga negosyo po may produkto. Hindi ba? Lahat ng negosyo may produkto or services na ino-offer. Na mga kaibigan, there's a different way on how we market the product. Yan po yung ipapakita ko sa inyo mamaya. Now, yung mga products po ng Royal, gusto ko sabihin sa inyo that we own it, everything. We own the products, we own the formulation. In short, we are in complete control of the product. Hindi tayo kumukuha ng produkto sa ibang kumpanya, tapos nililabelan lang natin ang product natin. Hindi po ganun. Atin mismo ang produkto. Now, bakit wellness products ang pinasok ng Royal? This is also one of the reasons why I got interested in this business. Kasi wellness. Alam
nyo, sa totoo lang, sa panahon ngayon, ang negosyo daw na mag-click anything connected with beauty and health. Because you know, people spend to become beautiful and to become healthy. Agree? Yes. Ang tao gumagastos, dumanda lang. Naniwala kayo doon? Pag-apply ka ng trabaho, ano requirement? Please, yung personality, kasama talaga yan eh. Kaya darating po ang panahon, ang pagpapaganda, ba hindi na po yan luho o hindi pangangailangan na. Kaya huwag kayong magtaka, ang tao kung gumagastos, gumanda lang. In short, may demand yan sa market. You know the law of supply and demand? Kung anong demand sa publiko, yun ang isupply mo. That's a good business. Kaya a very famous author po, si Mr. Paul Zane Pilser, who used to be the advisor of two past presidents po in America, and he was quoted as saying that wellness business is the next $1 trillion industry. Nandiyan daw po ngayon ang pera. Hindi million, hindi billion. $1 trillion industry. Do you understand? Sasabihin niya ako, pambabae ata to negosyo na to eh. Kasi beauty products. Pambabaing negosyo, pero panlalaking kitaan. Mama! So, ibig sabihin siya, pero saan nakikita ng malaki? Tama mali. Okay? Now, ladies and gentlemen, okay, lahat po ng mga produkto ng Royal are approved, of course, by the Bureau of Food and Drugs under the Food and Drug Administration. Ito yung BPAD. We also got a certification from the Muslim community or halal certified po lahat ng product. That is the reason hindi tayo nahihirapan pumasok sa Muslim places like sa UAE. Okay, at saka po sa Mindanao, marami tayong mga members na Muslim because all our products are halal certified. And also, lahat ng products natin got what we call PIPAC approval. That is the Philippine Institute of Pure and Applied Chemistry. Approving body yan na nagtetest ng consistency ng produkto sa market para maka-assure ang company, ang mga consumer, na kung ano yung pina-approve natin sa BPAD, that's the same content that was released in the market. Kasi may mga nagalabas minsan na parang kulang sa timbang, hindi ba? Okay. Now, mga kaibigan, ilan po sa mga products ng Royal, ito. Ito po ngayon, no? Papakita ko lang na maikli yung products because I'll be focusing too much on the business plan. If you want to know more about the products, we have a separate seminar for the products po. That's what you call yung hupo namin, yung intensive product demo. May mga doctors kami na nagpe-present niyan para mas maintindihan po ninyo. But tonight, bigyan ko kayo ng konting idea lang about the products. Ilan sa mga products natin po is the famous, well, the glutathione. Nandiyan ang demand ng tao, hindi ba? Yung gluta kasi, alam mo, kahit hindi paliwanag karamihan sa mga tao, alam ang glutathione, hindi ba? Kaya lang, what do we know about gluta? Kadalasan papaputi, hindi ba? Because that's being advertised. But do you know that glutathione is popular, is very good as an antioxidant? In short, it is called to say, it is said to be the mother of all antioxidant. It's very good po to nourish the liver and kidneys. Now, ang tanong na iba, is it safe to take glutathione? Actually, safe naman po kasi kilala ng sistema natin ang gluta. In fact, nung pinanganak po tayo, may glutathione na tayo sa katawan. Nadideplete lang yan o nababawasan lang yan because of too much exposure to several toxin. Yung toxin na yan, yung mga laso na pumapasok sa katawan. That is the food that you eat, the water that you drink, the air that you breathe. Syempre, lifestyle mo, puyat, yosi, inom. So kung nakapag-produce ng katawan ng glutathione, nababawasan po. You have to maintain a certain level of gluta. That's why we have to intake glutathione. Ngayon, kung malakas po yung content na tinitake mo, which depends on your height, weight, and age, depende po yan kasi may formula yun, overdose of gluta can result sa melanin ng skin mo, which later on results to skin whitening. Sa dami na sinabi ko, yung pong glutathione, pong pampaputi po, sa lahat ng brand ng gluta, side effect lang yung puputi ka. Nagkataon lang po sa Asian countries, ang binibili ng mga, lalo na sa Pilipinas po, ang binibili ng mga Pinoy, yung side effect, di ba? Wala akong pakialam sa atay at sa bato ko, ang importante pumuti. Kaya kung laklaki ng gluta, ganun-ganun na lang. Kasi ganun siya na-advertise, di ba? Pero kung hindi ka nagpapaputi, like ako, yung father ko po, nagtitake na, hindi naman nagpapaputi na yun, Diyos ko po, 75 years old na yun. Kaya nagtitake siya as, you know, as an antioxidant para sa liver, kasi dati malakas uminom. So, maganda po yan. Then, okay, magkano, sa business side po, ang presyo ng gluta is 1,680 pesos per bottle. But this is the good news. Pag ikaw member ng Royal, you will get this product 30% off. Which means, mabibili mo lang yan ng 1,176 pesos per bottle, tapos ibibenta mo ng 1,680. Alam mo yun, those guys who are into selling, yung mahilig magbenta, ma-enjoy mo rin talaga. Isang bote, may 500 plus ka. Magkano lang ba ang minimum nyo dito?
Magkano minimum wage ng nagtatrabaho dito? 336. 336 pesos. Para kumita ka na 336 pesos, you are working from 8 a.m. to 5 p.m. So you are practically working for 8 long hours just to make 336. Mga kaibigan, subukan mo pumunta sa kapitbahay mo mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag mong tantanan sa kakakwento ng gluta. Ay, bibili po yan, mapaalis ka lang. At least, di ba? Oh, at least, oh, mas malaking may kinita mo doon sa humakaw ng 8 oras na empleyado. Because whether you like it or not, ang pera nasa sales. Hindi ba? Ang pera nasa sales yan. Eh, ako galing ako sa sales eh. Nagiging hard selling lang yan kung walang demand sa publiko. Diba? You call it hard selling. Pero kung may demand to sa publiko, hindi hard sell ang tawag doon. Kahit hindi ka marunong magbenta, kilala ng tao yan. Kaya hindi mo na kailangan mag-hard sell. Do you understand? Yes. We are just talking of one product pa lang, gluta pa lang. How many product lines do we have? Meron tayong Performax. Ang Performax po, oh grabe. Anti-aging and vitamins exclusively for men. Okay, so yung maganda po yan kasi it's very good sa hormones ng lalaki. Mas ma-explain yan sa product demo. Lalo sa mga mag-asawa na si Mr. Po ay wala nang gana kay Mrs. Sa Dubai, promise, yung mga Arabo doon, box-box kung bumili. It boosts your sexual drive. Pero hindi siya parang Viagra, di ba? Ang Viagra, kahit hindi mo gagamitin, naka-flag ceremony. Ito kailangan gamitin. Kailangan gamitin ang bago mag-flag ceremony. Paano pag nainom ng babae? Ayan. Baka tubo ng bigote. Para sa babae. Hindi sa lalaki. Para sa babae, kailangan sa lalaki, di ba? Kasi di ba iba ang hormones ng lalaki at babae. So it doesn't affect. Okay? So sa lalaki yan, it boosts sexual drive. It helps prevent prostate problem, yung prostate cancer. Ang lalaki habang nagkakaedad yan, di ba, ang nagiging concern niya, prostate. So maganda po ito to prevent. Lahat ng product natin, by the way, are more of prevention. Hindi ba may kasabihan, prevention is better than cure. So hindi ba yung tayo na magkasakit ka, tsaka kapalang a-action. Kaya if you notice, nakalagay dyan sa bottle, no approved therapeutic effect. Hindi natin kiniklaim na gamot tayo o nakakagaling. Kung hindi, we call it more of nutraceuticals, hindi pharmaceutical drugs. Di ba, ang katawan natin may tinatawag na natural healing. The body has the capacity to repair itself. Minsan nga, kahit hindi ka uminom na kahit na anong gamot, you just take plenty of water, fruits, enough rest, pag may trangkaso ka, kusa ka gumagaling eh. Tama ba? Okay, so yung product mo, ang gagawin niya, ay i-provide yung kailangan ng katawan and then the healing follows. So more of prevention. Then we have the prime multivitamins from A to Z po. So yeah, meron tayong spirulina, world's healthiest food. One cabinet of spirulina is equivalent to one complete meal. Kaya ang tawag sa kanya, food of the astronaut. Okay? So, yun po ay napakaganda. All the nutritional compounds needed by your body is being provided with the spirulina. Then we have of course the pinkish glow caps. Ito din may glutathione din po ito, pero may kasama siyang alpha-lipoic acid and lycopene. Yung lycopene po is said to fight against cancer. It's also alpha-lipoic acid naman po, it's a universal carrier or booster. So, kumbaga na ma-maximize niyo yung effect ng tinitake mo. Nakukuha niyo po? So, ang gluta, if you combine with pinkish glow, with lipoic acid, mas mabilis yung effect. Nakukuha niyo po? Tapos, may vitamin C na nakasali yan. Kasi ang gluta, di ba, hindi umi-effecto without the help of vitamin C. It has to be taken always with vitamin C. So, may naka-incorporate na pong vitamin C. Then we have the vitamin C, yung separate na vitamin C itself, sodium ascorbate yan, at saka alkaline base, so non-acidic. Kahit hindi ka pa kumakain, pwede mo siyang inumin, hindi ka sisikmurain. 385 pesos lang yan per bottle, pag member ka, 269.50. 50 cups in a bottle po. Kaya ko sinasabi ang presyo sa inyo, kasi yung price niya po, competitive. Nakuha nyo, kung kukumpitin nyo ng pating-meeting eh, mas mura pa yan kaysa binibili mo sa butika. O yung mga may bumubulwak-bulwak ang bilbil, meron naman tayong feet shape. Effect yan. Alam mo, promise, di ba? Okay. Ang tao, lalo na babae, panagkakaedad, hindi ba? Once you reach the age of 25 years old pataas, misa kahit hindi ka na malakas kumain, bakit ang bilis mo na tumaba? Kasi bumabagal yung metabolism. Yung feet shape po, meron siyang L-carnitine plus green tea extract, which is a good fat burner. Yung fats mo, nababurn siya at nakoconvert into fuel energy. Tapos nakakaganda siya sa balat because of the green tea extract. Wala siya yung masamang side effects na nagpapalpitate ka or anything. Nakuha niyo? Tapos we have the Recon, which is a brain booster, memory enhancer,
Maganda rin ito sa mga tao na hirap matulog sa gabi, may mga insomnia. Yung ba tipo natulog ka, pagod ka, pagising mo, parang pagod ka pa rin. Because you know, the brain controls the body. Ito na siya bako pa for relaxation. Tapos yung the Grimsin Extra, do you know that according to research, Grimsin Extra is 50% more potent than any vitamin E. So, maganda po ito replacement for vitamin E. That's very good for the hormones naman. So, mga hormonal imbalances. Especially sa mga babae na malapit na sa menopausal stage, may irregular menstruation, etc. Then, yung the Diabetes Watch, hindi lang ito for diabetes, actually for prevention. Like ako, hindi ako diabetic, but I'm taking this for prevention. Kasi yung parents ko po, parehas na may diabetes. May history kami, kumbaga. So, just to prevent, eh, nagtitake na rin po ako niyan. And of course, yung Fiberage, I would suggest, before you take any of the supplements, maganda mag-cleansing ka muna. Yung Fiberage po kasi, from the word itself, fiber, that's very good for digestion. So, nakatulong po siya especially sa mga constipated. Yung mga kung dumumi lang po, once a week lang, proud na proud pa. Pag dumumi, parang pangtain ng kambing, hindi ba? Kaya nga tinawag na pagdudumi yan, dumi na kailangan lumabas. Eh yung iba po, yung dumi na yun, masyadong inaalagaan na parang ginto. Diba? Hindi nyo nilalabas. Kaya kung puro ka deposit, walang withdrawal, unti-unti mong nilalason yung katawan mo. Diba kaya na meron kakaroon ng colon cancer or cancer of the colon? This one, fiber, psyllium seed has po yan, powderized yan, you can mix it with your favorite juice. Provided you have to drink plenty of water. Kasi kung kulang ka rin sa tubig, eh lalo ka magkoconstipate. Ako po yung mother ko po, dati dependent siya ng ano. Pero dati hindi siya dumi, hindi nagtitake noon. Pero meron po siya ng Fiberage, normal po ang bowel movement niya. So subukan mo inumin to sa gabi, pagising mo sa umaga, hindi na tidbits ang lalabas. Hindi na chunks, foot long ang lalabas. Okay? Then of course, we have the beverages. Marami kasing, maraming product lines ang Royal. Ayan, meron tayong Recharge. Juice drink po ito na kaysa rin susoda kayo or artificial flavor the juices, better po ang Recharge. Kasi yung Recharge, meron siya mangosteen, cranberry, silimarin. It's also good replacement of energy drink. Then we have the beauty products. Ayan, yung mga beauty products natin, yun yung pinakamabili. Actually, we have the soaps, depende yan sa gamit. Lahat ng soaps ng Royal maganda. Meron kami anti-aging facial soap. It depends on your skin type. Kung ikaw dry skin ka, I would suggest you use the anti-aging facial soap. Meron siya shea butter and collagen, which produces natural moisture. Tapos, for smoothening and whitening, we have the glutathione soap po. Okay? Tapos, ito nagbamild peeling ka dito. Tapos, we have the kojic papaya soap, lalo na sa mga oily skin. Yung mga acne prone, naku, the best po ito. Ang dami ko na nabigyan, parang pimple po na tinubuan ng mukha. Ito lang talaga yung kojic soap. Ang ganda, i-dry up yung pimple mo, tapos yung mga dark spots or pimple marks, unti-unti niyang ililighten because of the papaya effect din. Nakuha niyo po? Yes. Kung mapansin niyo, this only 180 pesos per bar. Pag member ka, 126 lang. Yung mga barkada, akala nila promise, 200, 300 plus 2. Kasi packaging pa lang, social na, di ba? Kadalasan ang mga sabon, mga naka-plastic lang, nakalagay sa karton. Eto, tingnan mo naman, laminated to, sealed to, loob at labas. Kaya kung makita mo, pinagagastosan ng company yung panipas, paano pa yung panloob? You know, packaging plays a very, very important role. And do you know that this was awarded sa United Kingdom as best in labeling and packaging competition? Palakpakan niyo po yan. Okay, toner, hindi siya kamukha ng mga astringent na pag nilagay mo para mamamanhid ka or para mamumula yung mukha, di ba, nasusunog. Ito po hindi, mas light po siya. Pero ang maganda po yan, may arbutin siya, nakatulong siya to whiten the dark spots and blemishes. Ito favorite ko, pinkish cream. Yung pinkish glow cream, maganda to kasi powder finish. Di ba kadalasan may mga babae ang ginagawa, nagpupulbo sa mukha. Alam mo, pag open pores ka, huwag ka magpa-powder kasi nagkakos ng whitehead. Kaya mas maganda po yung mga cream base. Ito maganda, pag in-apply mo siya, powder finish, makeup based foundation, pwede mo na rin siya gawin as sunblock. At saka hindi siya malagkit sa mukha or mainit sa mukha. Okay, then we have of course the whitening and peptide technology. The very best lotion. Yung lotion po ng Royal, isa to sa best seller. Kasi kakaiba. Una-una, mabango siya. Okay, yung mabango, parang siyang amoy Victoria's Secret na love spell. Tapos, ang kakaiba po dito, matte finish. Kung gusto niyo pumuti agad-agad, hindi na kayo makapaghintay doon sa gluta, ura-urada, gusto niyo na pumuti, o ito na. Kasi ito, may 7 seconds.
matte finish, parang ka nag-foundation sa buong katawan. Kaya yung mga gumigimit na nagsishorts-shorts, di ba, parang ganun, ay pag in-apply mo yan, parang talagang parang fine na fine at saka flawless talaga. Because of this. Tapos pwede rin siyang sunblock. Okay? Tapos water-based po ito, unlike other lotion, oil-based. Kaya hindi ba kahit whitening lotion, pag nainitan ka, parang nakakaitim pa rin. Ito water-based siya, kaya hindi malagkit sa katawan. Okay? 420 lang to, pag member ka, 336 pesos lang. Tapos yun, sa deodorant, antiperspirant and whitening deodorant, pwede rin sa singit. Okay? Sa mga maitim na parte na nakatago, pwede rin. We have the lipstick. Yung lipstick natin, maganda yan kasi organic lipstick po. Di ba normally yung mga lipstick, the more you apply it, the more na nagdadarken yung lips mo kasi mataas ang lead niya. This one's different. The more you apply it, the more na binabalik sa dating texture yung lips niya kasi organic. Paano mo daw malalaman kung yung lipstick na ginagamit mo, organic o may chemical? Sunugin mo. Kuha ka lang ng konti, huwag naman lahat. Pag sinunog mo, nag-amoy plastic yan, mataas na talagang yan. Pag sinunog mo, nag-amoy dahon, organic. Alam mo na napakinggan ko noon una yun, akala ko totoo ba yun? Tinry ko, totoo po, nag-away down siya. Organic siya. Tapos lahat ng shades meron tayo. Hot chili, nude, pink quartz, etc. Then, of course, mga kaibigan, ito yung bagong product ng Royale na nilaunch kailan lang po. Ito yung high-end na product. Formulated in France, made in Korea. Exclusively distributed by Royale. Ang pangalan po niyan yung Lupulant. Para siyang counterpart ng Obagi Face Corrector. Alam mo yun? Kunyari ito, katulad nito, itong Rejuve na to, ay napakaganda niya. Feeling mo talaga parang binabangat yung skin mo. Tapos maganda po siya sa mga nagsasag na balat. Kaya ang pag-apply nito, one stroke up. Lalo na sa leeg, maganda ilagay mo yan. Kasi ang babae daw, nakikita mo ang tunay na edad sa leeg. Diba? Banat na banat ang mukha mo, ang leeg naman kulubot. So kailangan yung isang bote sa leeg pa lang. Rejuve! Tapos yun, facial foam cleanser. Maganda ito. Akala mo noon na parang walang effect kasi bula lang siya. Pero hindi, effect siya talaga. Pag medyo humapdi na konti, first 2 weeks, okay lang yan, ituloy mo lang yan, nag-e-effect yan. Ito facial foam cleanser, pag ginamit mo siya, lalo yung mga liquid eyeliner, yung mga ano, parang siya makeup remover, very good din po yung foam cleanser. Then of course, the very famous BB cream, blemish balm cream. Kaya secret naman Koreans at mga Chinese, di ba? Ang mga usong makeup daw ngayon, yung mga natural look lang. Hindi na uso yung parang mga kontrabida sa pelikula, di ba? Napakapal-kapal ng makeup. Dapat natural look lang. Eto, yung BB cream po, napakaganda niya kasi one shade fits all. Kung morena ka, morena ang labas niyan. Kung maputi ka, maputi ang labas niya. Tapos, na-cover niya yung mga blemishes. And yung blemish gel, ito naman, yun yung mga, sa mga blemishes, kaya nasunog ka sa ganito, sa astringent, o may mga dark spots, yun po yung maganda blemish gel. It can also be used as an acne gel. Nakuha nyo? Okay, mga kaibigan, yung mga products, ang dami kong gusto sabihin sa products, kaya lang po, will be running out of time. Kasi I'll be focusing on the business plan. Ang gusto ko sabihin lang sa inyo, mga kaibigan, I hope you can find time to attend a separate seminar for the products. Na magbibigay yung mga produkto ba? Maganda o maganda? Okay. Pero syempre, bago mo malaman kung maganda, dapat subukan mo. Yes. Di ba sabi nga, bago ka maging pusher, dapat? User. User ka muna. So it has to be your own personal story. And for the record po, ito is based this on statistics. Huwag lang sa puro-puro. Gano'ng pa kaganda ang produktong yan? Alam niyo ba, more than 50% ng benta ng Royale nagaling po sa repeat order. Mahigit kalahati ng benta natin, reorder yan. Sa sales po, you cannot consider it a sale unless nag-reorder. Kasi once na nag-reorder yan, it means customer satisfaction. And more than 50% ng benta ng Royale, reorder po lahat yan. Salamat po sa nakabibigin pala. Alright, now ngayon, paano kami kikita dito? Ayan pala o, oh, power. O, oh, may mga testimony pa. Yeah, before and after. Ayan, di ba? Oh. Kaya kayo lang magpa-picture na kayo, ha? Tapos magpo... after, look at the difference. Oh, Ayan. So, how do you become an independent distributor? Okay, mga kaibigan, lahat ng mga products na yan po, mayroon kang, you can enjoy the discount from 20% up to 30% depending on the item. Question. Pwede na ba kaming bumili ng produkto at makakuha kami ng discount? Hindi pa po.
Because the only person who can enjoy the discount and the privileges are, of course, club members. So this is basically more of club membership. Yung membership natin, yung pinaka-capital mo. Kasi lahat naman na negosyo, may capital yan, hindi ba? So ito po, yun yung pinaka-capital. Na ang maganda sa membership ng Royal, lifetime. Walang renewal, walang annual. So pag member ka, minsan lang yun, forever mo na may enjoy lahat po ng mga benefits. Another thing, it is also an international membership. Which means, pag member ka sa Pinas, okay, nag-migrate ka na sa Dubai, sa Singapore, pwede nyo pong ituloy yung inyong membership sa ibang bansa. Kasi international din. Salamat po sa kalangkap. Now, how can you be a member? You fill out an application form. Okay, and, okay, yan po, fill mo kayo na application form. And you can be a member through credit card, cash, or cheque. Okay, now, magkano po yung member? Magkano po yung pinaka-membership? Ang pinaka-capital po is 12,888 pesos. Honest answer, mga kaibigan, ang 12,000 po, malaki-maliit. 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 Malaki. May malaki, may maliit, hindi ba, na nagsasabi. Actually, parehas pong tama yun. Kasi depende sa gamit. Yung 12,000 sa unang tingin, malaki yan kung pagkakagastusan. Alam niyo, sa hirap po ng buhay ngayon, siguro kahit may naitatabi kang 12,000, magdadalawang isip ka talagang maglabas. Kung pagkakagastusan. Pero kung ito'y pamumuhunan mo sa isang negosyo, abay, sa tingin ko naman po, everybody will agree with me. 12,000 pesos for a business is very small. Yes. Kasi kahit na sari-sari story yan, hindi ka makapagpundar, 12,000 lang kapital mo. Baka puro sari-sari lang yan, wala pang kasamang store. Tama? Okay, so ang magtayo maganda po nun, ako, I've been here for 6 years. Kung saan sa ang probinsya po ako napunta dahil po sa Royal. Alam niyo, nakakatuwa lang, karamihan ko nang kinakausap ko, wala 12,000 pesos yan. Pero magulat ka after the whole presentation, kinabukasan nakapag-member. Kaya doon ko napatunayan, sa taong ayaw, marami lang talaga dahilan. Pero pag ang tao gusto, may paraan. Walang pinagkaiba yan sa isang taong gusto mag-abroad. Kahit walang kapera-pera yan. Pag pinaglabas ng placement fee, kahit 100,000 piso, magulat ka, nakagawa ng paraan. Tama ba? Nagbenta ng lupa, nagsadla ng kalabaw, pati asawa, matik ng 100,000, makaalis lang. Kasi hindi niya tinitingnan yung ilalabas niya. Alam niya, mababawi niya yung pagpunta niya dun eh. Ang tinitingnan niya, ano yung magiging kapalit. Tama ba? Now, ladies and gentlemen, bago mag-block ang utak niyo dyan, kailangan isipin niyo, what do you get in return? Pag-member ba ako, ano magiging kapalit? Okay, good news. Number one, you would give your 12,000 pesos for nothing in return. Once you fill out the form, nagbayad ka yung 12,000 pesos, instantly, outright, you will receive a package. May kapalit po na package yan. Yung package na makukuha nyo, syempre may kasamang produkto. Yung produkto, mga kaibigan, pwede kang pumili. Depende sa combination. Are you still there? Yes! So, inside the package, may products po na pag kinumpute nyo yung mga products sa loob ng package, binenta nyo at a retail price, it will cost about 14,000 pesos. Okay, nagbayad ka 12,000 pesos, 888, ang product worth na nakuha mo nasa 14,000. So actually, doon pala, hindi ka nalugi. Kasi kung ibibenta mo rin yung mga items mo, na bawi mo yung pinambayad sa membership, tumubo ka pa. Tama ba eh? Tama. Okay, now good news mga kaibigan, pwede mo piliin kung anong package ang gusto mo. Okay, bakit? Meron tayong tinatawag na package A. Kung gusto mo puro sabon, I would advise for you to get the option A. Ang option A po is a combination of 3 bottles ng Gluta or Pinkish Glow at saka po 40 sabon, any of your choice. So 40 soaps po, pwede kayo mag-mix-mix ng Kojic, ng Gluta, ng anti-aging. Basta 4 na po po yan. Ako, nag-member po ako, ito yung kinuha ko, letter B. Letter B is a combination of 3 bottles ng Gluta, meron kang 20 soaps at saka tiga-tigalawang lotion, deo, toner, Pinkish Cream, anti-aging. Kasi kung pagbenta, madaling ibenta. Nakuha niyo, yung deodorant natin, $299 lang ang bentahan. Yan. Halos ganun din yung price sa market kasi. Nakuha niyo, of the same quality ha. Kung gusto mo i-try lahat yung product for personal consumption, gusto mo lang subukan lahat yung pinaliwanag ko, you go for the letter C. Kasi letter C, nandiyan lahat yung products po. So, except for, walang lupulat dyan,
walang Performax, walang Gluta 700, Corn Coffee, and Pinkish Cups. Pero lahat ng products nandyan po. Pati lipstick meron dyan. Nakuha nyo? Now, if you want to try, lahat ng supplements nandyan. Now, if you want to try naman yung Lupulan, yung bagong product ng Royal, yung BB Cream, kunin mo yung letter D. Actually, package na makukuha nyo kasi, gagamitin nyo rin po yung product eh. Tama? Meron ka isang set ng Lupulan, 3 bottles ng Gluta, may tigit-tigi sa kang lotion, toner, deo, tsaka limang sapon. Yung letter E naman, it's a combination of one set ng Lupulan, 15 sabon, at saka 3 bote ng Gluta. So mga kaibigan, pag ikaw nag-member ng 12,000 pesos, pwede kang pumili kung A yung kukunin mo, B, C, D, or E. Basta ang isang package po, kapag binenta niyo yung mga products, it will cost about 14,000 pesos. Palakpakan naman po natin. Alright, now itong good news mga kaibigan. Siyempre, pag nag-member ka, hindi lang yan yung kapalit. Automatic pa nag-member ka, kasama na rin libre dyan yung materials. Like yung CD, brochure, application form, price list, hindi mo nabibilhin yan. Included na po yan sa package mo. Tapos, mga kaibigan, siyempre, pag nag-member ka, okay, you will have your own personalized ID. Yung ID mo, syempre po, it will be given for free, syempre. It will serve as your discount card. So, pag nag-member ka, magkaka-ID ka, yun yung gagamitin mo, pinapakita mo sa mga outlet ng Royal. Do you understand? Yes. Okay, tapos po, since pag-member ka, good news po, you will have your own virtual office. Ito yung 24/7 web access. Ano po yan, mga kaibigan? Para sa Facebook account. Di ba pag nag-member ka ng Facebook, meron ka username at saka password. Pag nilogin mo, lahat ng friends mo from all over the world, nagko-connect-connect yan. Ito, importante ito sa negosyo natin. Pag nag-member ka ngayon, bibigyan ka ng username and password. Pag nilogin mo, lahat ng transactions na mangyayari sa negosyo mo, makikita mo dyan. Example, nag-member ka dito sa Pilipinas, may kaibigan ka taga Singapore o taga Dubai, may branch po tayo doon at may produkto pong available. Let's say, bumili po siya ng package sa Dubai. Paano niyo malalaman na yung binili niya sa Dubai, nag-credit sa'yo? Makikita mo yan online. Everything is transparent po. Nakukuha niyo ba? Yes. Tapos, syempre, ayan yung, ayan, www.royalbusinessclub.com. Ito yung website natin. Tapos yung username and password. Pag nilogin mo, lalabas ngayon yung account. Wow. Ayan pala, nakasulat. Alright, and then, syempre, pag ikaw member, entitled ka na sa discount up to 30% in all the products. Syempre, pwede ka na magbenta-benta ngayon. Tapos, hindi lang yan. Imagine mo, hindi pa na kontento ang company. May products ka na, yung ID mo, etc. Bibigyan ka pa ng libreng insurance, accident insurance ng company. Ito po kasama na rin to sa package. Free accident insurance. So, syempre, pag nagkasakit ka, hindi ka makakaklik. Na kailangan ko, nasagasaan ka, nasaksak, ayan. Napatay ka lang, aksidente. Libre lang po yan. Yung iba, di ba, parang hihinayal na tayo magpa-insured. Pero sa totoo lang, ang sasakyan nga pag hindi insured, hindi natin nilalabas ng bahay. What more ang buhay ng tao? Kaya lang, pinanghihinayangan natin kasi parang gastos. Ang good news po sa Royal, pag ikaw nag-member, sa ayaw at sa gusto mo, insured ka na rin. Kasi libre na po yan. Palakpakan naman natin yan. Tapos, is ang may-ari po ng Punchline, Laughline at Metro Comedy Bar, Royal Business Club. Okay? As a form of advertisement, pag ikaw nag-member, kasama pa po sa membership package mo, yung 50 free entrance tickets from Punchline, Laughline, and Metro Bar. Nasa Timog yan, West at saka sa Quezon Up. In case gusto nyo gumimik, 50 tickets yan. 2 years ang validity niyan. So, hindi nyo kailangan ubusin po ng isang gabi lang. Okay? Eh, 300 ang entrance nun, di ba? 300 pesos. 350. Pag member ka, may 50 entrance tickets ka, valid for 2 years. Now, in case ayaw mo itong mga tickets na to, dahil feeling mo hindi mo magagamit at tagagapo ka, pwede nyo pong ipapalit na lang yung tickets ng produkto. Pero syempre, hindi 50. Lucky negosyo. Di ba? In case you don't like the tickets, you can just replace it by either 4 bars of soaps or 2 boxes of coffee. Dagdag mo pa sa product mo yan kanina. Nakuha nyo? Yes. Na mga kaibigan, good news, lahat po ng binanggit ko, from the products worth 14,000 pesos, meron kang 50 entrance tickets, meron kang ID, virtual office, business kit, hindi ka pipili na isa lang dyan.
Lahat ng yan ibibigay sa'yo upon membership of 12,888. Actually, sa totoo lang, kahit hindi pa natin ito matapos, ang nakuha mo pala ng kapalit, hindi ka nalugi. Di ba kada ako, alam mo, hindi pa ako tapos mag-present, nag-member na. Alam mo kung bakit? Kasi nagustuhan lang yung lotion. Kaysa nga naman, bili ka ng bili ng lotion na walang discount, eh di magpa-member ka na lang. Kasi pa nagpa-member ka, may 14,000 worth ka ng products, insured ka, lifetime discounted ka pa. Tama, mali? Yes. O mga kaibigan, itong malupit dyan. Pag ikaw nag-member, wala kang kamalay-malay, may negosyo ka na ngayong gagawin. Ito yung malaking negosyo. Ano yun? Number one, okay. Number one, you can do the direct selling o yung retail part namin. Since member ka na and you're now entitled to a 30% off, pwede ka na ngayon magbenta and earn an outright profit. Makabenta ka ng isang Kojic soap, may 54 pesos ka, diretso sa bulsa. Kasi bibilihin nyo lang yan sa counter ng 126, ibibenta mo sa kaibigan mo ng 180. So sa sampo, may 540 pesos ka. Nakukuha nyo? So yung may hindi magbenta-benta, ay naku talaga, may enjoy nyo po. Kaya lang, ako, suggestion ko lang personally, you just focus like 20% of your time through direct selling or retailing. Kasi bariya-bariya lang yan. Nakukuha nyo ba? Okay, what you have to give more focus on is the wholesale business. Okay, tanungin ko kayo ha. Okay, between retailer and wholesaler, sino sa tingin nyo ang mas malaking kumita? Yung nag-retail o nag-wholesale? Wholesale. Yung wholesaler. Kasi kapag wholesaler ka, bultuhan ang movement ng produkto. Mas big time, mas maramihan yan. Tama, mali? Tama. So, ibig sabihin mga kaibigan, retailing, which is, you know, makabenta ka na isang sabon, makabenta ka lotion, that's only 20% of your time. Now, if you want to go for the big time, you have to focus on the wholesale part. Now, how do you do the wholesale? Paano kami mag-wholesale? Diyan na papasok yung tinatawag na referral program. Okay? Ano po yung referral program na yun, mga kaibigan? Yung referral program po, from the word itself, referral, ang gagawin nyo lang is just to refer people. You do the invitation, we will do the presentation. Naintindihan nyo? So dito, hindi ka pupunta sa kapitbahay mo at magbebenta ka ng sabon, lotion, hindi. Ang gagawin mo lang, magre-refer ka, ipipresent natin yung concept ng negosyo. You are not selling the products alone. You are selling the idea of the business. Nakakasunod? Yes. So, paano yun? Ang gagawin nyo lang po, magre-refer ka ng tao. Parang yung mga kaibigan nyo, di ba? Ano ba yung sinabi ng mga kaibigan nyo nung in-invite kayo? Sama ka lang. Ano yun? Di ba kahit magsabunutan kayo, hindi niya binabanggit kung ano yung negosyo? Bakit gano'n? Kasi baka yung kaibigan mo, nagsisimula pa lang din. Hindi pa niya kaya paliwanag ng mas detalyado, katulad po ng pagpapaliwanag ko. So, might as well, bitbitin ka na lang. Nakuha nyo? Okay, parang kayo, I don't think pagkatapos nyo akong pinakinggan, kaya nyo na itong ikwento sa labas. Pwede maintindihan ninyo, pero pag uwi mo, hindi mo pa rin kayang ipaliwanag. Baka pag uwi mo, sabihin mo sa asawa mo, naku, honey, may nakita ko negosyo, napakaganda. Pati speaker nga, napakaganda. Yes! Yeah! Sabihin mo yan. Okay, ang kasi negosyo yan. Hindi ko nga maintindihan eh, basta maganda lang talaga. In short, you cannot understand everything kasi in one sitting. Kaya ata balik-balik mo hanggang maintindihan mo. So mga kaibigan, kung hindi ka pa ba mag-explain, dito hindi kayo kailangan magaling mag-explain kasi hindi man kayo mag-explain eh. Nagbibit-bit lang kayo. Nakuha niyo po? So kada taong nabibit-bit ninyo, nagre-refer ninyo, nag-member, you will get a direct referral fee of 500 pesos. Do you understand? So every person na sinama mo, nag-member po, meron kang 500 pesos. Which means, sa apat na tao nag-member, magkano yan? 2,000 pesos. Do you follow? Yes! Okay, now ladies and gentlemen, ang gagawin mo lang po pagka-member mo, magpo-form ka lang ng dalawang grupo. You call it the left group and the right group. Nakukuha niyo ba? Okay, so yung left and right na yan, makikita niyo yan pag-open mo ng account mo. Lahat po ng member dito may left and right. Tayo yung bubuo nun. So let's say for example, di ba nag-member ka tonight? May left and right, di ba? Paano ka magkakaroon ng left and right? Mag-i-invite ka na ng tao. O let's say for example, mga kaibigan, nag-member ka ngayon. Bukas may presentation uli dito sa Gapo. Naghapot ka ng tao. Sabihin na natin tatlong jeep sinama mo dito.
hakot talaga. Ito malupit. Sa dami ng hinakot mo, good news, sa dinami-dami na kakilala mo, kahit isa walang makakaramdam ng naramdaman mo. Tama ba eh? Sabihin na natin, sa dami ng binitbit mo, sa tatlong jeep na sinama mo, isa ang nag-member si A. Good news, mga kaibigan, na nag-member si A, meron ka 500. Naghakot ka ulit the following day, isa lang ulit ang nag-member. Paisa-isa lang. Okay, si B nag-member. Meron ka 500. Imagine ninyo ha, if you invite one person a day, it means, you invited 30 people in a month. Sa 30 tao, isinama mo sa isang buwan, imposible kahit dalawa. Wala makaramdam ng naramdaman mo. Tama. Hindi lahat, pero imposible kahit dalawa, wala. Sabihin na natin yung dalawa lang talaga na yan. Kumita ka ng 1,000 pesos. Tama, mali? Sabi ng company, ang negosyo natin, point system. Ibig sabihin, bawat produkto, may points yan. Bili ka isang sabon, points, lotion, points, deo, points yan. Ang isang membership package, 12888, ang total points niyan, 150 points. Sabi ng company, pag may 150 points sa left at 150 points sa right, ibig sabihin, may nag-member sa kaliwa at may nag-member sa kanan, good news, may sales match bonus ka pa na 2,400 pesos. Sa dalawang taong na-invite mo na nag-member, kumita ka ng 3,400. Tama, mali? Alam mo, dyan pala nakita ko, okay to ah. Sa trabaho ko po, binibenta namin million-million. Kadalasan, hindi pa na itatayo po yung building binibenta na namin. Hindi agad ang komisyon, hintayin mo pa yung lump sum, hintayin mo pa yung down payment, hanggang sa mag 50%, doon ka pala maka-full ko. As in, maka-full payment, tsaka mag-full commission pa lang. Pero million-million yung binibenta. Ito, meron ka lang isang 12888 sa left, isang 12, dalawa na 12888 lang, may 3-4 ka na. Tama ba, Len? O, ito, malupit mga kaibigan, hindi pa natatapos dyan. Siyempre, si A at si B, hindi naman nag-member yan para paligayahin ka lang. Di ba? Ito the natural reaction, the natural effect yan, domino effect. Mag-invite niya kasi may left and right din sila eh. So, si A, let's say, na-refer niya ito. Okay, si C, tsaka si D. Tapos si B na-refer niya si E at saka si F. O ito good news mga kaibigan. Yung tropa ko na si A, kumita meron din yung tropa ko na si A, may 500, 500, saka 24. Tama mali? Ito may 500, 500, saka 24 din. So kumita si tropa si B ng 34, kumita si A ng 34. Ikaw wala ka lang alam sa nangyari. Pero sabi ng company, hindi kailangan ikaw ang personal na nag-invite. For as long as may isang nag-member sa grupo ng left mo at may isa sa right mo, madidetect ng computer yan. Babayaran ka pa rin ng 2424. Kaya pagbukas ng account mo, kumita ka ng 4,800 pesos. Ang tanong, ikaw ba ang nag-invite sa apat na yan? Hindi. Hindi mo nga sila kilala eh. Ituloy natin ang kwento. Okay. Ito, nasa Cebu. Ito, nasa Davao. 150 points, 150 points sa left, right. Kumita si A ng 2-4. Si Baguio at saka si Cavite, kumita to ng 2-4 si B. Ikaw ngayon, may 4-8 ka pa din dyan. Nakakuha niyo po? O, ayan pa. O, ayan. O, dumami na. O, pag nangyari pala, itong si Cebu, kumuha ng dalawa, si Davao, kumuha ng dalawa, di ba may 3-4 to? Ito may 3-4. Tama mali? So, ito, meron tong 4-8. Okay, ganun din po dito. Alam mo ba, ang gulo po ng dalawang tao, na apat na tao na to, kumuha na ng tigda dalawa. Ibig sabihin, walo yan. Kumita ka dyan ng 9,600. Akin, dumadami yan eh. Nakukuha mo po. So, let's say, for example, Monday, pumasok dito 10. Pumasok dito 10. Okay. Ibig sabihin, meron ka 24,000 pesos sa isang araw. Kanang memory. Nakuha nyo? Ang maximum income dito, 24,000 pesos in a day. Kasi may limit lang po. Pwede lang tayong bayaran ng company hanggang 10 pares lang sa loob po ng isang araw. Nakuha nyo? So, mga kaibigan, ibig sabihin, let's say, ayan. Okay. Na meron kami team match sales bonus. Tingnan nyo to. First pair, meron kang 2-4. Second pair, 2-4. Third pair po, 2-4. Fourth pair, 2-4. Ika-fifth pair, mga kaibigan, imbis na 2-4 yan, bibigyan ka ng company ng GC. So, Dexo po are in-house products. Every fifth pair yan. Ika-six, babalik siya sa 2-4, 7, 2-4, 8, 2-4. Ika-tenth, meron ka na namang sa Dexo. Yung sa Dexo po, para siyang,
pwede para siyang pera din. Pwede niyo siyang gamitin sa 7-Eleven, pagbili ng products dito, Robinsons, SM, okay, McDonald's, Jollibee, pwede po. Na mga kaibigan, ayan, ito tingnan niyo mabuti. Let's say for example, di ba A&B lang? Galing pharmacy A, tsaka si B, kumita ka ng 2-4, tama mali? Paano kaya kung itong si A nagkataon, siya yung presidente ng grupo, asosasyon, at unyo ng tao sa barangay ninyo? In short, hindi ito nagbibitbit, humahakot talaga. Marami na pa-member itong si A. Kaso si B, yung nasa right mo, si, hindi naman ito naghahakot ng tao. Later on po, you will find someone kasi, hindi naman niya interest yung negosyo na ganito. Pwedeng gusto lang po niya gumamit lang ng product, maging user lang, or maging seller lang. Di ba may ganon? Yung kahit anong present mo, hindi maintindihan yung 2-4. Sabi, hindi, magbibenta na lang ako. Present ka ba? Ano ka ba? Naguguluhan lang ako. Magbibenta na ako ng sabon. Di ba may ganon? Actually, kawali mo siya pala yung Reyna ng Avon, Natasha, Tupperware. Ang gusto lang niya, magbenta lang na magbenta ng product. Ito, malupit mga kaibigan. Kahit hindi nag-i-invite yung tao na yan, pero nagbibenta naman siya ng mga products, remember, lahat ng products may points. So, kada benta niya, may points yun. Yung points na iipon niya, walang deadline. Would you believe po, naipon yung points at umabot ang 150 points? Good news, hahanap yan ang katapat sa kaliwa, okay, may matching pa din po yan. Nakuha nyo? Kung 75 points po match, meron kang 1,200. Okay, kasi 75, bali, ano po, half po ng 150. Nagmamatch na rin yun. Nakuha nyo po? Ayan. As may nag-member dito, may 2-4 ka pa din. Nakuha nyo? Palapakan naman po natin. Alright, now ladies and gentlemen, okay, meron tayong tinatawag na Unilevel bonus. Ano yung Unilevel? Every product that you sell or you use, that you purchase, you're still entitled to an, okay, 8% personal rebate. Di ba discounted mo bibili yung produkto? Meron ka pang 8% rebate. Yung rebate po sa Tagalog, parang suklian. And you get it every 10th of the following month. So, bumili ka ng gluta, hindi mo bibili ng 1,680. Bibilin mo lang ng 1,176 kasi 30% off. Ang good news, may 8% ka pa kukunin the following month. So, lahat ng bibilin mo from June 1 to June 20, you will get your 8% on July 10. Ako, ano? Kaya pag ako naliligo po at nagsasabon ng Kojic soap, nakangiti ako. Kasi ang nakikita ko sa bula, puro 8%. Magsasabon na ako, maglo-lotion ako, 8%. Deodorant, 8%. Magkakape ako, 8% na naman. Imagine nyo, sabi ko nga, kung siguro may royal na po na nag-aaral pa ako, bata pa ako, baka nung college ako, nakuha ko na yung pinatuition fee ko sa kaka-rebate na yan. Tama ba, maglo-lotion, lahat ng product ng royal, meron kayong ganito sa bahay. Ibang brand lang. Palitan nyo na lang. Kasi kung doon ka bumibili, wala kang discount, wala kang rebate. Pag sa royal ka bumili, discounted ka na, may rebate ka pa. Paano ko lahat ng mga members ko gumagamit din ng product? Okay yun. Bakit? You will get an overriding commission. Gumamit sa ANCB ng produkto, wala kang kamalay-malay, bumili sila. Good news, ANCB, kumita na 8% sa binili nila. Ikaw, meron ka 5% overriding commission doon. So, si ANCB, na-refer na naman ito mga to, may 4% ka dyan. Dyan, meron kang 3%, 2%, 1, 2, 3, 4, 5, up to the 10th level. Late-late lang yan ha, pero mga kaibigan, alam nyo, sabi nga ng Chinese, late tubo, pag sama-sama, lagi kita. Yes. Right now, I have more than 10,000 members under my account from all over the world. Ang kaibigan, pag ako nag-speak ako, nagsabi ng Kojic soap, nangingiti ako. Pero mas nangingiti ako pag naiisip ko, habang ginagamit ko ang Kojic soap, ilang libong miyembro ko kaya sa buong mundo, ang kasabay ko rin naliligo at nagsasabon din ang Kojic soap. 8%, 5%, 4%, 3%, 2%. Tama, magkakapi pa, maglo-lotion pa, magde-deodorant. Modesty aside, ako po ang Unilevel ko combined with multi-level, I'm averaging about not less than 200,000 pesos a month for the Unilevel and multi-level earnings. Yeah. Na income lang yun. Nakukuha niyo po? Yeah. Kaya hindi niyo napapansin ngayon yan eh. Pero mga darating yung panahon, mapapansin niyo rin po yan. Nakuha niyo ba? Na mga kaibigan, how do you get your commissions here? Okay, let me discuss this to you. How do you get your commissions? You get your commissions here weekly, 5 minutes na lang ha. Weekly every Thursday. Paano po yan? Okay, we start the week every Tuesday and ends it on Monday. So lahat ng papasok ng Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, you get your commission the following Thursday. Di ba Wednesday ngayon? Nag-member kayo ngayon. Bukas may napamember kayo dalawa.
May 3-4 ka, di ba? Kailan mo kukunin yung 3-4? Thursday next week. Saan mo kukunin yung commission mo? Pwede po dito sa branch natin. Nakuha nyo, kung saan yung, so saan yung probinsya nyo, pwede nyo kunin doon, kung saan po yung branch. Kasi para siyang ATM, ikaw din yung magkocommand sa computer pag i-encash mo at kung saan destination. Naintindihan nyo? Okay, for example, left and right, mamaya may computer dyan, paturo po kayo. Di ba left and right yan? Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday. Okay, do not be confused, dalawang tao lang kailangan mo. Sa left, buong grupo ng left po ang pumasok, walo. Pag-usapan natin, may tao ha. Pero good news dito, kahit naman products yan, nag-prepare pa din po yan. Nakuha nyo? Sa right, apat. Kung may walo sa kaliwa, may apat sa kanan, ilang pares? Apat. Good news mga kabigan, every time nag-prepare yan, standard, may 2-4 ka. Every pair. So, 4 pairs times 2-4, meron kang 9,600 pesos noong Tuesday. Question, paano yan 8-4 lang ang nag-pair? May apat dito na hindi pa napalisan. Okay? Okay na. It will be carry over on the following day. Kaya ngayon, di ba, kunyari, member ka ngayon, bukas may napamember ka, nilagay mo sa left. After 10 years, tsaka ka palang uli nakahanap ng isa pa na nag-member. Nilagay mo sa right. O di, good news, after 10 years, nag-pair na, may 2-4 ka na. Hindi ba? After 10 years. Ang point ko lang simple, may ba company kasi, meron certain deadline lang. Kailangan makuha mo yan. Kung hindi, mawawala na yan. Eto, hindi. Kahit after 100 years pa, wala ka na, nandiyan pa po yung account na yan. Nakuha nyo? Okay, so kunyari, 4 left, 4 right, 4 pairs times 2, 4, may 9,600 ka. Para syempre, dumadami yan, di ba? Habang dumadami, lumalaki kasi, dumadami nag-i-invite. Let's say, 15 ang pumasok sa left, 15 sa right. Ilang pairs? 15 pairs, supposedly. Hindi lang 15 yan. May limit ang company. Kaya lang tayong bayaran ng company hanggang 10 pares lang sa loob ng isang araw. Okay? 10 pairs po maximum a day. O paano ang mangyayari doon sa sumobra? Flash out yun. Kita ni kumpanya. Okay lang na kumita ang kumpanya kasi pag hindi kumita ang kumpanya, hindi na tayo magkikita-kita. Tama? So let's say for example, 10 pairs per day times 2-4 per pair, ibig sabihin per day, 24,000 pesos per day maximum income. Every day po, 7 days a week ang encoding, Monday to Sunday. Ibig sabihin 24,000 times 7 is 168,000 pesos per week and about 700,000 pesos per month. Sa isang account lang yun, di ba? Actually, mga kaibigan, kung pinakinggan nyo itong mabuti, sa totoo lang, mahirap paniwalaan dahil lalo na kung hindi ka naman tayo sanay kumita ng ganong kalaki, hindi ba? Pero gusto ko lang sana sabihin sa inyo, hindi po kayo ang unang-unang taong papayamanin ng negosyo ito. Matakot ka, magduda ka, kung pagkatas ko itong pinaliwanag, tas tinanong mo ko, Rox, may kumita na ba ng ganyan? Ang sagot ko sa'yo, actually, wala pa. Baka ikaw pa lang ang una. Doon magduda ka talaga. Bakit? May drawing lang pala itong mga pinag-uusapan natin, di ba? Wala pang resulta. Pero mga kaibigan, for 6.5 years, this company has produced more than 600 million years in revenue. Yes! Ibig sabihin po, the system has been proven and tested. Yes! Gumagana, umaandar, nangyayari talaga. As a matter of fact, ako po, I decided to do the business July of 2006. Subok lang, parang kayo lang, di ba? Parang sige nga, try lang. Ito si Mil, huwag niyo pang hinayangan yan. Mawala man yan, kikitain mo pa yan. Ang panghinayangan mo yung bagay na pwedeng mawala pag ito hindi mo ginawa. Tama, mali? Because there's more to gain than to lose. Ilabas mo 12 mil, walang mangyari. Hindi mo ikakabankrap yan. Wala mo ako taong nakita naghirap dahil sa 12,000 pesos. Pero marami na ako taong nakita ang umaman dahil sa 12,000 pesos. Ha? Saka pala yung bagay na mawala sa inyo pag hindi niyo ito ginawa kaysa sa bagay na pwedeng mawala kung gagawin nyo. Ako, nag-member po ako agad. Una-una gusto ko yung product. Nag-member lang ako, try lang. And then I started inviting people. Huwag nyo nang gawing komplikado. Hindi nyo kailangan ilinya to. Hindi kailangan linya. Hindi kailangan magaling ka. Kasi hindi ka naman ipapaliwanag sa umpisa eh. At tagabit-bit ka nga lang eh. Pag ba tagabit-bit, may linya na yon? Bit-bit-bit lang, hahapot ka lang ng tao. Tama, mali? Mali, habang naghahapot ka, makinig ka lang ulit. Kasi pag paulit-ulit mo itong pinakinggan, hanggang magdugo ang tenga mo, mamememorize mo na rin yan. Kasi repetition is the mother of learning. Tama, mali? So, you just keep on inviting. Ako po, gano'ng ginawa ko. Part-time lang, after office. Naku,
natatak akong tao. Tag sa Fort Bonifacio ako nag-work. Nakikitira lang ako dati sa auntie ko sa Novotas. Ang office ng Real sa Quezon City. Halos gabi-gabi, nagdidikbit po ako ng tao. Hindi lang na sinasama ko, nag-jojoy. Marami doon, Indian. Di ba, Pilipino mo kausapin, Indian pala. Meron doon talagang mga kaibigan mo, reject ka, discouragement. But you know, that's normal. Kung mahina lang siguro ang loob ko, baka wala po ako sa harapan ninyo ngayon. Kaya lang, inisip ko, hindi nakadepende sa isa, dalawa, tatlong tao ang success ko. Tama ba eh? So, ahanapin mo lang naman talaga, dalawang tao na papayamanin mo. Siguro naman po, sa dami ng kilala mo, may makikita kang dalawang tao katulad mo. Tama? Alam mo ako, nag-invite ako, first month ko po. Actually, first month ko, nag-invite na ako. Kumita ako na almost 30,000 pesos. Okay? May mga invite daw, yung dentista ko, na-invite ko, office mate ko, na-invite ko, hapon talaga ang ginagawa ko. Tama, second month, I earned about 30,000 pesos din. Wala pa yung benta ko sa product. Ika-third month, gusto ko na mag-resign. Kaya alam ko, hinintay ko lang yung bonus ko kasi December may bonus sa trabaho namin. Pero yung utak ko, yung puso ko, yung kaluluwa ko, wala na sa trabaho ko. At tingin ko po sa boss ko, bluta tayo na. Diba? Pag nag-uusap ako, tingin ko, tofu. Kaya alam mo, I knew I was going to resign. Excited ako. After 7 months, good news, pumasok ako sa opisina ng boss ko at sabi ko sa boss ko, you're fired. Yes. Sinisanti ko po after 7 months. After 7 months, I got my first brand new car. So, what happened that, I was qualified as one of the members of the Millionaires Club after 9 months. Because I got my second car, I was awarded as one of the members of the President's Circle. Ibig sabihin ko, I accumulated an income of not less than 6 million pesos in about 2 years' time. Third, I got my first car. Fourth, I was awarded as one of the members of the Chairman's Circle, which means I accumulated an income of not less than 15 million pesos in 4 years. And last year, I was awarded as yung pinakamataas, which is the Movers and Shakers, which means I accumulated an income of not less than 30 million pesos in about 6 years' time. And for the past 4 years, I became the overall top 2 of Real. Yes. Okay? And yun nga po. So ang maganda ng mga kaibigan, bakit ko ito kinukwento sa inyo? Actually, hindi naman para magyabang kasi alam niyo mga kaibigan, so hindi so hindi, nandito na po tayo. Ang gusto ko lang sabihin, I hope I can inspire you. Hindi po ako pinadala ng Royal dito para kumbinsihin kayo. Hindi po ako bayad na nagsasalita. Libre ito, walang bayad. Diba? Kaya ko lang ito ginagawa because this is my way of giving back to the company kung ano po yung ibinigay nila sa akin. So I want to share it with all of you. So I hope na-inspire ko kayo. Kasi wala naman tayong pinagkaiba. Nagkataon lang na una ko lang itong nalaman kaysa sa inyo, hindi ba? But it's never too late. Ngayon pa lang po nagmomomentum ang Royal. Ngayon pa nga lang tayo nag-expand international. Nagbubukas pa nga lang tayo ng mga bagong product. Ang paganda, sasabayan mo lang yung momentum na na-create na ng Royal. Yes! Kasi wala ka lang choice, hindi yung mama. Tama! Yes! Okay, tama talaga, walang mali eh. Okay, now let me discuss for 5 minutes. Meron kami strategy na ginawa wherein pwede kayong kumita ng mas malaki. Okay, Chairman of the Board. Palapakan naman natin ang bagong mga member. At the next millionaire for us is Sir Sherwin Bada. Okay. Na mga kaibigan, meron kami tinatawag dito na strategy wherein pwede kayong kumita ng mas malaki. Ano yun? If you can recall, ang diniscuss ko kanina, katulad po ako, no, hindi ako nag... If you can recall, di ba sabi ko kanina, ang isang account is 12,888 pesos. Tama mali? 12,888. Di ba mag-perform ka ng dalawang grupo, the left and the right? Let's say nakapagpa-member ka ng apat, ikaw ang pipili kung anong, kung left ba o right yan. So nilagay mo si A sa left, nilagay mo si B sa right. Lahat ng sobra sa dalawa, pwede mong ilagay sa ilalim. At tawag doon spillover. Kahit sa'yo galing yun, pwede mong ilagay sa dulo. Pero ang good news, kahit ilagay mo yun sa dulo, yung 500 pesos na direct referral, sa'yo pa rin pupunta. Kasi ikaw naman talaga yung nag-invite dyan, ipinasa mo lang. Tama mali? Kaya yung 500, meron kang apat na 500. Magkano po lumalabas yan? 2,000. Isa sa kaliwa, isa sa kanan, 2,400. Isa sa kaliwa, isa sa kanan, 2,400. Meron kang 4,800. So, sa mga tuwing kumita ka ng 6,800 pesos sa apat na nag-member. Do you follow? Yes. Meron kami tinatawag na multiple membership. Which means, pwede ka mag-member kahit ilang beses using your name. Multiple accounts yung tawag doon, diskarte yun. Now, meron tinatawag, yung tinatawag ko na 3 heads. Ano yung 3 heads? Ikaw to, pwede kang bumili uli ng 2 pang accounts na nakapangalan pa rin sa'yo.
So, tatlong accounts yan na nakapangalan sa'yo, meaning 3 times 12,888 is 38,664 pesos. Pero tatlong packages din yung ibibigay sa'yo, may tatlong insurance ka din. Ito malupit mang kaibigan. Initially, ilalabas mo yung 38,000. Makukuha mo yung tatlong packages. Ang product worth nun nasa 45,000 pesos. Which means, pag ibinenta mo, bawi ka kaagad, tumubo pa ang pera mo. Ito good news. Nilabas mo ngayon ang 38,000. Wednesday. After a week, may check it ka na. Bakit? Kasi may 500 ka dyan, 500 plus 24. Kaya nilabas mo 38,000 ngayon, a week after, kukobra ka ng 3,400. Kaya lumalabas, parang 35,000 lang talaga yung nilabas mo sa 3 accounts. Kasi yung 3-4, kukunin mo din a week after. Ito good news. Itong apat na nag-member na to, i-distribute mo lang dito. Nilagay mo si A dyan, si B dyan, si C dyan, si D dito. Dito po, in this scenario, itong second account nakapangalan to sa'yo. Itong third account nakapangalan din sa'yo yan. Itong first account sa'yo din. Kahit iba-ibang accounts yan, pag in-cash mo yan, isang cheque lang yan. Nakuha niyo po? So, meron itong mga second account, 500, 500, 24, kumita itong account na to ng 3-4. 500, 500, 24, kumita to ng 3-4. Ito good news. Meron pa itong 1 and 1, ibig sabihin 2-4 ito dito, and 2-4 pa rin dyan. So, kumita to ng 4-8. Kaya 4-8 plus 3-4 plus 3-4 plus 3-4, it will make a total of 15,000 pesos. Kaya ibig sabihin, naglabas ka ng 38,000 ngayon, a week after may 3-4 ka, di ba? Total, may nag-buy ka ng tatlong accounts, makakuha ka ng apat na nag-member, may 15,000 ka. Kung isang head lang. That's three heads. Kung isang head lang kinuhan itong mga to. Okay, pagkakita ko sa inyo na mas malaki. In my case, okay, I didn't get chairman of the board, please. Chairman of the whiteboard. Sa akin, hindi ako nag-one head. Hindi ako nag-three heads. Instead, ang pinili ko po, nagsimula ako, syempre, I go for the big time. Kinuha ko, ito, it's a good structure. Chairman, dito po. Chairman of the whiteboard. Okay. So, let's say, for example, ako pinili ko, ito ginawa ko. 1, 2, 3. Ako ito yung structure ko. 4, 5, 6, 7. Lahat din nakapangalan sa akin, Rachel, ito yun. Naka nyo? Ang total na ilalabas mo dyan, 7 times 12,888, 90,216. Pero ang packages mo, pito din. So may produkto ka worth about more than 100,000. Do you understand? Yes. O ito, good news. Naglabas ka ng 90,000 pesos ngayon, nag-credit card ka, pwede po, we accept credit card. After one month pa yung... Walang charge, syempre. Oh, that's good as cash. Kasi nasa batas yan. Pag nag-buy ka ng credit card, dapat, di ba? You get it as cash. Oh, hindi ba andan nyo yan? Kasi nasa law yan eh, di ba? So, okay, 90,216 pesos, nag-buy ka ng credit na, nag-buy ka through credit card, after a week, may cheque ka na. Bakit? Kasi meron ka rin tigpa 500 dyan, 500. So, 3,000 pesos. One left, one right, 2-4. 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 So, 1, 2, 3, 4, 5. 2-4 times 5, 12,000. Sa mga katwid, naglabas ka ng 90,000 ngayon. After a week, wala kang pang ginagawa. May 15,000 ka na. Less 10% withholding tax. Almost 14,000 pesos. Still, lumalabas, 75,000 lang talaga yung nilabas mo para sa 7 heads. Pero ang product worth mo, nasa 100,000 plus. Diba mga kaibigan, hindi mo kailangan maging magaling sa math para maintindihan na mas malaki kita mo dito kaysa ang pera mo na sa banko. Kasi yung 20,000 mo, hindi yan tutubo na 10,000 sa loob ng isang taon. Magkano lang po ang annual interest niyan. Samantalang dito, yung 90,000 pesos mo, meron ka lang 15,000 after a week, sabihin mo nang ito 1 year to pay mo lahat yung products mo, isang sabon, 1 year to pay. Pag-aubos yung 100,000 plus yan eh. Tama bali? Wala ka pag ginagawa dyan. Nakuha nyo? O, eto malubit. Siyempre, we'll start inviting people. Let's say, naka-invite ka ng 8 taong nag-member. Alam nyo ba nung kinumpit ko to? Yung 8 taong nakuha mo, kukuha naman tigi-tigi sa 12,888. Haharap ka ng 8 taong mag-member na puro 12,888 lang. Okay? Sa 8 na pa-member mo, yung kinita ng 7 accounts mo, nasa 32,800 pesos. That is based on single entry. One account lang. Paparo ko yung 8 tao na to, katulad mo, nagpito din.
Gets nyo? That's more than 200,000 pesos. Kito ka lang siya, kumuha ka ng 8 taong nag-member na tik-tik-tik to din, that's about almost 240,000 pesos. Guys, nakuha niyo po? Yes! Okay, meron ako turo sa inyo ha. Alam mo ito, ako kung ako sa inyo, ito yung ginawa ko na 7 heads. O ito, pakinggan niyo to. Kung alam ko lang, sana ito yung ginawa ko. Alam niyo ba, mas natutunan ko, if given the chance, kasi ang problema dito, ito eh, pakinggan niyo mo ha. Paano mag-one account lang muna ako? Pag ako kumikita, nagpo-prosper, tsaka ako magdadagdag ng accounts. Personally, I do not advise it. Why? Kasi kung kukuha ka na isang account, nag-member ka ngayon, tapos nag-invite ka na, dumami na yung mga tao mo, nag-member agad, kumita ka na, nabenta mo yung product mo, gusto mo bumili ng panibagong package, in case bibili ka ng another package, saan mo ilalagay yung account na binili mo? Hindi pwede siksik dyan, lalo hindi pwede dyan. Bawal. So, ibig sabihin, left and right lang dito ilalagay yan. Okay pa rin yun, kaso that is not the idea of a multiple account. Dapat lahat ang accounts mo nakaporma yan sa taas. Yes. Para pag-explode ng grupo mo, lahat na yan tatamaan. Ako nyo? Yes. Alam nyo ba, kung ikaw lang, you have the means and capacity, I would advise, not 7 eh. Ito yung, actually, ito yung mas maganda ha. Kung gusto nyo po, ito 1, di ba left and right? 2, another left and right. Dito ka mag-form ng 7. 9 heads yan tawag dyan. Okay, nakaabang yan. Sa 7 na to, may 15 mil ka. Tama, mali? Yes. Nandiyan pa ba kayo? Yes! Okay, magsalita kayo ha. Baka pagbuli ko, wala na pala kayo. So, di ba ito, di ba ito, kumikita ka dyan? Tama, mali? Tama. Lahat na pumapasok. Ito, malupit. Pag kumikita ka na, syempre, nagbebenta ka ng product. Pag may mga order, pwede ng package. Yung package, dito mo iporma. Ikaw yung bolang pito dyan eh. Na nakapangalan sa'yo, ito malupit. Sa pito na yun, di ba, another 15,000. May 2-4 pa rin yan, 2-4. So, kada taong pumapasok kayo dito, bumabangga dito, 2-4. Nagamit mo na to, pero nagagamit mo uli para dito. Ang malupit, pwede ka ulit magbukas dyan. Alam mo, kada bukas mo dyan, isang bukas, 2-4. Isang bukas, 2-4. Isang bukas, 2-4. Wala pa yung 500 direct referral. Ay, nako, ewan ko lang hindi kayo mabuang. This is the best business that I've ever seen. Wala kang risk. Imagine, parang kumuha ng kapartner sa kanya lahat ng gasto, sa kanyang warehouse, accountant, sa kanyang staff, electric, kuryente, di ba, yung office. Alam mo, gagawin mo lang, contribution mo lang, ito, 888 eh. Sa kanya lahat ng ganas, pero pagdating sa komisyonan, kitaan, malaki, parehas lang kayo na malaki yung kinikita. Nakuha nyo? So, ladies and gentlemen, actually, ito po negosyo natin, napakalawak pa nito. This is not a small-time business. I want you to see it as a very, very big business. Guys, do you understand? Yes! Meron kami tatlong seminars na dapat nyong attendan. First is the RBP, then product demo, and then the RDO. RDO po, mga technique and strategies kung paano ito sisimulan at gagawin. Next time I'll come back, I'll discuss the RDO po. Yung style, anong sasabihin mo? Panag-invite ka? Paano? May mga training yan. Ituturo namin lahat sa'yo. Nakukuha niyo po? Yes! Nakukuha niyo ba? Yes! So, ang technique sa pag-i-invite, huwag niyo pipiliin yung i-invite niyo. Invite as many people as you can. Kahit sino. Do not choose your prospects. Ako po, sa totoo lang, ito lang, mabilis na lang ha. Sa dami po na i-invite ko, ang dami kong barkada hindi nag-join. Pero later on, nag-join na rin. May mga na-invite ako kahit hindi ko kilala. Kung marami kayong kilala, marami din kayong hindi kakilala. Kahit hindi kilala, pwede niyong bitbitin. Would you believe me na pamilyonary na po ako, mga strangers? Imaginin mo, dati po, about 1999, nagpunta ako na Hong Kong, may nakatabi lang ako sa McDonald's, domestic helper. Sa sobrang PR ko po, pusakal na recruiter. Di ba pag bumiti ka, ngitian din kita ang bagsak mo seminar. E nangitian kami, patay! RBP ako. Alam mo, I admire that person. Bakit? Because she has the guts to explore new things. Yun ang yung mayaman. May lakas ng loob na lumubok ng bago. 15 years domestic helper, wala nangyayari. Nag-royal po mga kaibigan, yung pinamember niya, would you believe, pang-remit na dapat sa Pilipinas, naharang ko. Hindi niya remit. Nag-member, totoo. Alam mo nakakatawa doon, Tocatich, wala pa office sa Hong Kong, ha? At that time. After 2 years po, after 2 years, she was awarded as one of the members of the Millionaires Club. Okay, so figuring, domestic helper na stay in, linggo lang po pwede mag-royal. Kasi nga,
Monday to Sunday, nami alaga siya. Tapos pag namamlansya lang daw siya, doon siya nag-invite, nakaganyan plansya, namamlansya. Pero pwede niya sa akin eh, pag mamabalik, pag magpapasyal ng aso, yung mga nakaw na sandalik lang. Katawag sa phone, mag-invite pala sa Linggo. Pero nag-millionaire siya after 2 years. After 3 years, nag-for good. Ngayon po, may tatlong bahay na. Isa sa Bicol, isa sa Novaliches, at saka isa sa Bulacan. Meron siyang brand na Toyota Innova. Una niya binili dito, tricycle. Diba? Eh talaga pangarap niya po yung tricycle. Sabi ko, pangarap ko kasi talaga yan. Sabi ko, okay lang, sige, pangarap mo yan eh. Huwag mo lang dali sa office yan kasi walang millionaire ng tricycle. Hindi pinaboundary niya yun. Tapos tayo siya ng grocery. Diba? Kanya-kanyang trip yan eh, diba? Siyempre, walang basa ganito. Yun ang gusto niya, for bahay. Meron siya sa Novaliches, 3-story. Meron siya sa Bulacan, meron siya sa Bicol. Ngayon, meron siyang brand ng Toyota Innova. Nakakatuwa lang, 5 po sa grupo niya ng mga domestic helper din sa Hong Kong na award na rin as millionaire po ng Royal Dutch. And 115 domestic helpers abroad na pauwi na po namin dahil sa Pilipinas. You know, ladies and gentlemen, ako dati pangarap ko mag-abroad. Lahat ng application sa Canada, Australia, in-applyan ko po at nung kapatid ko. Dahil pangarap ko mag-abroad eh. Pero napuntahan ko itong mga lugar na to, sabi ko, masarap lang puntahan ng ibang bansa kapag nagbabakasyon ka lang at nagro-royal. Pero yun ka maninirahan, there's no place like that. There's no place like Philippines. In fact, ako po, I've been to Europe 4 times already. 3 times doon, bayad po ng company, libre yun. Because the company gives mga free travel incentive. All expenses paid yun ah. Libre po yung hotel, accommodation, pagkain mo, breakfast, lunch, dinner, buffet. 3 times po nag-travel kami, Amsterdam, Germany, Switzerland. 2 weeks yun, walang bayad, wala pong bayad. We had breakfast in Amsterdam, lunch in Venice, and dinner in Switzerland. Yes. Kasi ano po yun, poster yun. Bullet. Alam na nakakatuwa doon? Alam na nakakatuwa po doon mga kaibigan, libre. So, ang gagawin mo lang, kumain, isuka mo ulit, kumain ka ulit. Libre dalawang linggo. So, we went to Rome, punta kami ng Venice, punta kami ng Germany. Yung po yung mga video na nakita nyo kanina, it's all paid by the company. Tapos, another Europe, nag-travel kami na summer at saka na winter ng Europe. Then, we went to South America, sa Brazil. One of the most expensive travel. At isa sa pinakang gusto kong travel is Brazil. Ang sarap kasi madami po Copacabana, yung Iguazu Falls, one of the natural 7 natural wonders of the world. Nagganon kami na nakakatuwa dahil libre lahat. Yung experience mga kaibigan, ibang klase talaga. Then South Africa, and then this November we'll be going to Vegas and Hawaii naman. Yeah. Yes. What's another dream? Labor ka na po siya ka. Ako, I've been to an American company, ha? I've been to a multinational company. Pero honestly, I've never seen a company such generous as Royal Business Club. So, hindi nakakahinayang magtrabaho. Hindi nakakahinayang mapagod. Kaya ako, 6 taon, I always feel like I'm a first time. Yes. Diba? Dahil hindi ako nasasawa, hindi ako nababurn out. Kasi ang sarap dahil nasusuklian ang tama. Ako nyo? Yes. So, yun, ano, before I end, bago ko tapusin to, let me just share you a short, a very, very brief story lang po. It's actually a story about a very religious boy. His name is Jonathan. Now, ito si Jonathan, nagkaroon ng balita sa lugar nila, magkakaroon ng signal number 3. Eh si Jonathan is very religious. Sabi niya, Lord, huwag mo ko pababayaan. Alam ko, hindi mo ako pababayaan. Ililigtas mo ako sa kalamidad na ito. So, dumating po ang bagyo ng pagkalakas-lakas. Alam mo nang bumagyo ng malakas, may dumaan na mga tao sa bahay nila, Jonathan. Sabi, Jonathan, lumabas ka na rito, halika, kailangan tayong lumikas kasi babaha at lulubog ang lugar na ito. Sabi ni Jonathan, hindi, sige, umalis na kayo, iwanan niyo na ako dito, hindi naman ako pababayaan ni Lord kasi nagdadasal ako sa kanya. So umalis po yung mga tao. Pero yung bagyo, lumaki, dumating at pagkalakas-lakas pa rin. Alam mo yung baha, umabot hanggang sa tuhod ni Jonathan. And Jonathan still keeps on praying. Sabi niya, Lord, alam ko, ask and you shall receive. Hinihingi ko sa inyo, iligtas mo ako. Alam ko, hindi mo ako pabayaan. Habang nagdadasal si Jonathan, may dumaan na bangka doon, may nakasakay. Sabi ng mga tao na nakasakay sa bangka, Jonathan, lumabas ka na, halika na, lumikas na tayo sa lugar na to kasi lulubog ang lugar na ito. Sabi ni Jonathan, iwanan niyo na ako, okay ako dito kasi nagdadasal ako, hindi ako pababayaan ng Panginoon ko. So si Jonathan na iwan, yung mga taga ng kabangka po umalis na. And you know what? Jonathan still keeps on praying. Nagdadasal siya, lalo lumakas na lumakas ang bagyo. Hanggang ang baha, umabot na hanggang sa bubong ng bahay ni Jonathan. Alam mo, good news, si Jonathan nandun na sa bubong ng bahay. Nagdadasal pa rin. Lord, huwag niyong pababayaan, Lord. Alam ko, Lord, hindi niyo pababayaan. Habang nagdadasal si Jonathan, aba, may dumating na helicopter.
Sabi ng tao sa helicopter, Jonathan! Jonathan, sabi niya, ito mag-iulit kami ng rope. Sabi niya, sumakay ka na dito, iwanan mo na tulugan niya, lulubog yan. Sabi ni Jonathan, hindi, okay lang ako dito dahil nililigtas ako ng Diyos. Habang isasata si Jonathan, palakas ng bagyo, palaki na palaki ang baha, haga umabot na hanggang sa ulo ni Jonathan. Nalunod si Jonathan. Namatay. Nung nagising, nung nakita niya, ngayon may liwanag na. Nakita niya si Lord, nakaharap niya, sabi ni Jonathan, Lord, ano ka ba naman? Nagtampo si Jonathan. Sabi mo sa akin, ask and you shall receive. Hingin mo, ibibigay mo sa akin. Lord, hindi ako nahingi sa'yo pagkatapos pinabayaan mo lang ako. Alam mo, sabi ni God, Jonathan, don't tell me na pinabayaan kita. Because for several times nang humiling ka sa akin, lahat na yung sinagot ko. Hindi mo naalala mo noong unang beses nang humiling ka, sabi mo, iligtas kita. Naalala mo yung mga tao dumaan sa bahay mo, inaya ka nang umalis, pero hindi ka pa rin sumama. For the second time, Jonathan, nagdasal ka sa akin, mahal kita, kaya sinagot ko ang dasal mo. Sabi mo, tulungan kita! Hindi ba nagpadala ako ng bangka dyan? Para sumama ka na sana at umalis ng lugar na yan. Pero Jonathan, for the second time, hindi mo pa rin ako pinansin. Pero dahil mahal na mahal kita, Jonathan, dahil anak kita, pangatlong beses na humiling ka sa akin, pinagbigyan pa rin kita. Jonathan, hindi ba nung humiling ka na iligtas kita, naaalala mo ba yung helicopter na dumating sa bahay niyo? Nanggaling pa ng Afghanistan yun. Tila na lang ako sa inyo para iligtas ka. Pero Jonathan, sa pangatlong beses, hindi mo pa rin yan pinansin. Now you are telling me na pinabayaan kita. Simple lang mga kaibigan. For me, when God created the world, you know, He used Mr. Ricardo S. Castaneda to bring this company here in the Philippines. Yes. In the world. And when God created the world, He used President Chu Luis Alan Olasco to create the system at ayusin po ito negosyo na to. And ladies and gentlemen, I believe when God created the world, He used your sponsor for you to see this kind of wonderful opportunity. Ibig sabihin mga kaibigan, yung mga prayers natin sinasagot yan. Huwag ka lang maging manihin. Because most probably, this might be an answered prayer already. Pero hindi yan basta isusubo sa'yo. Kailangan syempre, i-accept mo siya. Tama? So it was an answered prayer for me and hopefully, mga kaibigan, just believe. Before you sleep tonight, pray. Pray that you believe. Not everyone is blessed to believe, pero once you believe, the rewards are overflowing. Yes. So I hope, mga kaibigan, I start with you. At yung mga natin sa ito, God is the Lord. Thank you so much. Yes. Tapos na po. This is it. This is it. Yes. Konti.